Narito ang mga buwena manong balita ngayong web. Ilang persons deprived of liberty, tinatamaan ng sore eyes at pigsa ngayong matindihang init. Term extension sa mga local officials isinusulong ng isang presidential adviser. At Ewen Mikael at Ninong Rai, bibida sa bagong episode ng Regal Studio Presents. Magandang umaga mga kapuso, Webes ngayong araw, April 4. Huwag pahuli sa pag-ikot ng unang ratsyada ng mga balita. Mahigit 900 na ang sugatan kasunod ng magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan. Siyam ang patay. Ang lindol na tumama kahapon sa Taiwan ay tinuturing nilang pinakamalakas sa lindol doon sa loob ng 25 taon. Ayon sa gobyerno ng Taiwan, 50 ang pinaghahanap pa. Tuloy-tuloy ang kanilang rescue operation. Sa lakas ng lindol, tuloy ang gumuho ang ilang gusali roon. Napatakbo papalayo ang mga pedestrian, maging ang mga motorista. Nakunan din sa isang dashcam ang pagguho ng lupa mula sa bundok sa Hualien County. Halos lamunin ng alikabok ang kalsada. Dito naman sa Pilipinas, inalista ang tsunami warning ng FIVOX. Marami ang nalungkot. Kasi marami sa atin ngayon, puntahan ng Taiwan eh. Medyo booming tourist destination ng Taiwan. Exactly. Matagal na naman siyang puntahan. Pero ngayon kasi unti-unti nang nadidiscover na ang ganda ng Taiwan, ang mabait ng mga tao. Kaya... Oo, tas ang mura pa. Diba? Yeah. Tapos hindi mo pa kailangan ng visa sa ngayon. Makakapunta ka kagad pero doon. Pero nakakatakot. Ano? Kasi yung 7.2 na yan, yan yung pinangangambahan nating big one. Dito sa atin. So kung sa atin tumama yan, ako wag naman sana. Although sinabi naman ng FIVOX, walang kinalaman ang earthquake na yan sa possibility na magkaroon din ng earthquake sa atin. Mm-hmm. Those are separate and independent faults. Kaya ipagdasal na lang po natin ang lahat ng mga taga-Taiwan. Samantala mga kapuso, kabilang po ang overseas Filipino workers sa Taiwan na nakaramdam ng malakas na pagyanig kahapon. Kwento ng ilang kababayan natin doon, agad silang lumabas nang maramdaman ang pagyanig habang nasa trabaho sila bilang factory workers. Hiling nila ang dasal mula sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Ayon sa Manila Economic and Cultural Office, 3 Pinoy ang naiulat na sugatan dahil sa lindol. Nananatiling bukas ang Taiwan Help Desk ng Department of Migrant Workers para sa mga OFW na mga nangangailangan ng tulong. Sa buong Taiwan, mahigit 150,000 ang mga Pilipino factory workers. Mamaya po sa unang balita, makapanayan po natin ang isang OFW sa Taiwan at ang DMW para sa latest na sitwasyon doon. Sa ibang balita, nananawagan ang grupo ng mga magsasaka na ipamigay na lang ang lumang stock ng bigas na nakaimbak sa mga warehouse ng National Food Authority. Giit ng grupo, kaysa raw mga kontrobersyal na trader ang makinabang sa bigas, ibigay na lang daw ito bilang relief goods. Ayon sa NFA, hindi saklaw ng kapangyarihan nila pamahagi ng bigas kahit pa nasa warehouse sila ito. Sa April 11, nakatakdang magpulo ang NFA Council para pag-usapan kung anong gagawin sa mga lumang stock ng bigas. Samantala, ayon sa Department of Agriculture, sapat ang buffer stock ng bigas sa bansa ngayon kahit pa pansamantalang sarado ang ilang warehouse ng NFA. Habang iniimbisigahan ng ombudsman ang kontrobersyal na pagbebenta ng bigas. Yan naman talaga ang mandato ng NFA, yung buffer stock. Pero pag naluma, dapat talaga ibigay sa DSWD or ibigay sa mga kadiwa centers, di ba? Bago maluma. Hindi yung hayaan maluma tapos kapag halimbawa may mga nangangailangan na doon na ipamimigay. Tapos oh, diba dati ang daming problema yung mga may mga kung ano-ano ng mga insekto, yung bigas. Na... Tsaka yung punot dulo naman na investigasyon, yung luma daw. Pero kaya, hindi naman tiyak na luma. Tapos binenta sa mga trader. Nang napakpaluging. Palugi, halaga. Tapos favored traders, walang bidding. Ay, huwag naman ganon. Samantala, problema rin po sa ilang kulungan sa bansa ang matinding init ng panahon. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, nagkaka-sore eyes at pigsa na ang ilang persons deprived of liberty. May tinatamaan din daw ng skin disease. Sa buong bansa, umabot na sa 334% ang congestion rate sa mga city jail. At kapag siksikan, madaling magkahawahan.
Ginagawa na raw ito ng paraan ng BJMP, gaya ng pansamantalang paglalabas sa selda ng PDL, pagdaragdag ng mga electric fans at madalas na pagpapainom ng tubig. Perennial problem naman talaga yung siksikan, yung over-congestion. Tsaka hindi lang 100%, 334%. 300, 1,000% pa ngayon ilang mga, lalo mga city jail. Nako po. Although may effort naman yung DOJ na pabilisin yung pagbulo ng mga kaso at yung mga korte natin. Pero siguro sa dami talagang hindi kinakaya. Tsaka yung paglilipat sa ibang mga jails, di ba? Samantala, susunod naming ihirit. Road repair at reblocking isasagawa sa bandang Rojas Boulevard flyover hanggang sa katapusan ng buwan. Traffic. At madalas ka bang babad sa computer at cellphone? Tips para hindi manakit ang ulo at lumabo ang paningin, alamin. Magbabalik pa po ang unang hirit. It's not easy to uncover the truth. Madalas may mga nasasaktan eh. So bilang mga mamamahayag, kailangan mo ipaglaban yun. Lalong-lalo na dahil sa nagtitiwala sa atin ng publiko. And we serve the public through this profession. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang pinakamalaking misyon ng GMA Integrated News, dapat tayo yung kaagapay ng mga Pilipino para sa tamang mga balita, napapanahong mga impormasyon at sapat na kalaman na kinakailangan ng ating mga kababayan sa pang-araw-araw nilang buhay. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Yung mas malaking misyon ay yung ipaunawa sa mga nanonood, bakit tumataas yung presyo? Bakit nagkukulang tayo ng supply ng mga pagkain at maging bahagi tayo para sa ang aksyon sa mga problemang ito. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Sobrang cute yung pamangkin mo. Mo rin. Antatalantaga talaga. Wow, thank you, of course, Cloud 7 ng GMA Sparkle Artist Center. Alright, ito naman mga kapuso. Kakascroll mo eh, napa-invest ka na rin ba online dahil mabilis daw tutubo ang pera mo? Nako, mukha bang easy money yan. Pero easy rin itong maglalaho dahil ikaw pala ay naloko na. Ito nga at iba't ibang money problems at money talks, pag-usapan natin sa Money Fest. There you go. Okay. Yan yung napakating segment na ito. Totoo, common sight ito ngayon, partner ha. Maraming nahuhook sa investment program pero hindi na rin yan pinapalampas ng mga manluloko. Let's watch this. Nako. May kanya-kanya tayong experiences. Grabe, wala nang magtira sa akin. Paano dumaan na yung pera sa palo? Halina't mag-invest ang inyong pera tutubo ng triple in just one week. Sige. Sumali na po kayo. Kaya maraming salamat po sa nag-share ng ating live. Ayan. Sige. Ito ba yun na one week lang to replay yung kita ko. Opo, Jessica. Totoong totoo. Ito nga, tignan mo. Maraming nag-invest sa amin. Hindi ba yan, scam? Pero hindi. Ayan. Tignan mo. Yan yung mga nag-invest sa amin. Na yumaman instant. Grabe, di ba? Instant? Uy, parang too good to be true to, ha? Suka ko sa'yo. Sumali ka na lang. Malalaman mo. Sige. Hindi ka. Pakitinala kita. Uwi ka. Hello po. Ayan. Ayan, so may bago na agad tayong member. May bago akong recruit. Yes, ka! Hello! Ito na! Pinangako namin sa'yo na uno mong payout. Malaking tulong to me. Pero ano mo, Jessica? Kung gusto mong mas malaki ang kikitain, kailangan mag-invest ka din ng mas malaki. Isipin mo ha, kung mag-i-invest ka ng 50,000 pesos, in just one week, kikita ka ng 150,000. Nakalaki naman yata ng 50,000. Babalik din yan. Maniwala ka. Sige. Salamat, salamat. Isipin mo, Cheska. In just one week, titriple yung kita mo dito. Tiwala. Hapon. Nagbabalik po ng hirit mga kapuso, narito iba pang balita sa Daily Checklist.
Unahin natin, traffic advisory, may road repair ang Department of Public Works and Highways sa Rojas Boulevard. Simula po ngayong araw ang pag-aayos ng kalsada sa bahagi ng Rojas Boulevard sa Pasay at sa Remedio Street sa Maynila. 150 days daw ang itatagal ng repair na yan na gagawin ng DPWH tuwing gabi. Bukas hanggang April 30 naman, gagawin ang reblocking sa south at northbound lane bago ang Rojas Boulevard flyover. Okay, sunod na kagad natin ang weather update mula kay Anjo Pertiera. Anjo, ano, mainit pa ba? Good morning, Miss Maris. Good morning, mga kapuso. Mainit pa rin po at maraming lugar muli sa ating bansa ang makakaranas ng heat index na nasa danger at extra caution level ngayong araw ng Webes. Ayon po sa PAGASA, mga kapuso, dala ng matinding init at alinsangan ng banta sa kalusugan. Posible po ang heat cramps, heat exhaustion o kaya naman ay heat stroke. Posibleng umabot sa danger level na 43 degrees Celsius ang heat index sa Katarman, Northern Samar. 42 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan, Sangli Point sa Cavite, Puerto Princesa, Palawan, Pili, Camarines Sur, Dumangas, Iloilo at Zamboanga City. Extreme caution level naman ng 41 degrees Celsius na posibleng heat index sa Pasay City. Dito po yan sa Metro Manila, maging sa Apari at Tuguegarao, Cagayan, kasama dyan ang Borlan, Palawan, Roas Capiz, Iloilo City, Tacloban, Leyte, Giwan, Eastern Samar at Cotabato City. Ingat po tayo, mga kapuso. Sisikat na ang haring araw bandang 5:50 a.m. at lulubog naman po yan mamayang 6:09 p.m. Inom po tayo ng maraming tubig. Ako po si Anjo Pertiera, ang inyong UH Weather Presenter. Know the weather before you go. Para mag-safe lagi, mga kapuso. Good news po, may libreng sakay ang ilang tren sa bansa kasabay ng Veterans Week. Mula April 5 hanggang 11, libreng mga kasakay ang mga veterano at isa nilang kasama sa MRT3 at LRT2. Magpakita lamang po ng valid ID mula sa Philippine Veterans Affairs Office pagdating sa istasyon. Mga kapuso, madalas din ba kayong babad sa computer o sa inyong cellphone? Eh tayo, ako, no choice. Oo, trabaho natin yun. Tsaka, di ba, habit na natin talaga eh, mag-scroll. Mag-research. Nako, ang karaniwan po nakakaranas ng pananakit ng mata, ng ulo, batok at likod. Ang mga taong ilang oras na nakaupo at tutok sa computer at cellphone. Sabi ng eksperto, mahalaga ang tamang posture at pag-upo habang gumagamit ng gadgets. Mahalaga rin ang mag-stretching. Mm-hmm. Sundin din daw ang 20-20-20 rule. Ibig sabihin yan, 20 minutes sa maximum time sa harap ng computer. Matapos yan ay tumingin daw sa malayo o 20 feet away sa loob ng 20 seconds. Maganda, madaling tandaan yan. Ha? 20. Para mapahinga mata at ang maiwasan ng paglabo ng paningin at madalas na pananakit ng ulo. Nako. 20-20-20. Maghanap 20 minutes lang natutok. 20 minutes. Tapos look 20 feet away. For 20 seconds. Ayan, natandaan ko. Ha? Yung iba kasi sa atin, yung habit, pati kahit sa CR, di ba, daladala natin yung cellphone. Naku, napapatagal. Napapatagal ang pag-upo. Okay, sabi, lagi ko sinasabi rin sa mga anak ko, do something else. Huwag puro tutok na ganyan na ganyan. Tsaka masama raw yun, ha, kapag ano, parang naninigas yung buong ano mo. Tayo-tayo, galaw-galaw, para hindi pumanaw. Abangan po sa unang balita. Term extension sa mga local official isinusulo ng isang presidential adviser. Balik po ako ng hirit. Bukod sa pagiging patas, tungkulin ko na rin labanan yung kasinungalingan, propaganda na laganap ngayon. Hindi na sapat yung magbalita lang ng tama eh. Responsibilidad na rin naming hanapin at itama. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Bilang political reporter, constant challenge din sa akin na mag-aral, intindihin ang issue, maipaunawa ito sa mga manonood natin sa paraang makakaapekto sa kanila, sa paraang mahalaga sa kanila. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ay, ayun na nga. Invested kami sa kwento. Nasa kaya si Kim? Kaya nga, Kim, nasan
ka. Uy, pero ginalingan nilang dalawa, ha? Oo, at si Kim, makatotohanan. Oo, Kim, ha? Pero, may career ka dyan. Mga kapuso, characters lang po nila yan, yes. Ha? Hindi talaga bang, hindi talaga scammer Marine si Kim. Life, oo, totoo. Eto na nga, para makaiwas sa mga ganitong klase ng scam at mamamanifest natin ang pag-i-invest ng tama, kasama natin ang financial expert na si Tyrone Charles Solly. Good morning, Sir Good Tyrone. Morning. Good morning po. Welcome morning. To Unang Hirit. There you go. Sir Tyrone, bakit ba maraming napapaniwala ng mga money-making scam na to? Oo, kasi karamihan sa tao gusto nila yung quick money, no? Yung mabilis ang pera. So that's why kapag nag-offer sa kanila ng mga malalaking returns ng investment, naienganyo agad sila para pasukin to. Tsaka no, short term lang meron agad balik, di ba? Kahit ako naman eh, di ba? Maienganyo ako mag-invest. Yes, naaakit ang marami kasi yung investment, do doble raw ang pera. Ilang linggo pa lang o kaya ilang buwan, no? Tapos ano bang tubo ng pera ang masasabi natin na too good to be true at yung legit? Okay. Siguro anything above 2% on a monthly return, no, kailangan busisiin natin to. Paano nila pinapatakbo yung negosyo? Paano pinapakita yung pera na ininvest mo? Kaya ba talaga mag-generate ng ganong kataas na return? 2% a month? A month. So, okay, kailangan lang busisiin. Kailangan okay. busisiin. Alright, ito para aware po ang mga nanonood, ano ba yung madalas na scam na pwedeng ma-encounter? Or yung regular na pwedeng... Pinaka-common dito yung tinatawag natin na Ponzi scheme, no? Kung saan yung mga scammers na to is nangangalap ng mga investors, pangangakuha nila ng malaking return. Mm-hmm. Tapos sa umpisa, para magpatuloy ng investment ito is... magbibigay sila ng return, ibabalik. Pero pagdating, sa una lang. Sa una lang. No? Mga isa o dalawa po, no? Oo. Pero pagdating sa mga susunod na, wala ng return. Na. Maglalaho na lang na parang bulay mga Especially tao. Especially minsan, di ba, sir, may parang, kunyari, pag, uy, totoo nga, nabalik yung pera mo, yung susunod mo, lalakihan mo ng investment, doon na sila mawawala. Ayun, mukhang speaking from experience ang ating partner, totoo, no? Yan, totoo. Ponzi scheme, iwasan natin mga kapuso, yan. Tips naman po, Sir Tyrone, halimbawa, may naipon kang kaunti, gusto mong palaguin. Paano mo po ito gagawin na nang hindi na isa-scam? Okay. Una, kailangan mong malaman kung ano yung background ng mga taong nagpapatakbo ng negosyo. Pangalawa, kung registered ba sila sa SEC or DTI. Mm-hmm. Tapos pangatlo, paano nila pinapaikot yung pera na yon, no? And lastly, kailangan bisitahin mo rin yung office nila kung nag-i-exist ba talaga. Baka mamaya sa internet lang yan. Pag binisita mo, hindi pala totoong dun pala yung address nila. Ang daming fake news sa internet. At saka lapitin talaga tayo ng disinformation. Yan yan, fake news, Sir Tyrone. At dapat talaga wag basta-basta magtitiwala, no? It's money that we're talking about. Yes. Other tips pa po para sa mga gustong makaipon naman. Okay. Sa una, kailangan mag-save ka muna ng 6 months, no, of your average monthly expenses para sa yung emergency funds. Right. No, I ito yung too, gagamitin yeah. mo sa mga in times of emergencies tulad ng pag nagkasakit ka. Good morning, UH Barkada! Good morning! Kompleto. Hello, hello sa mga abangers. Sa Kanikilan TV, 5:30 pa lang ng umaga, chill lang po kayo at abangan ang mga inihanda namin sorpresa ngayong araw ng Webes. Yes, yung iba nga busy sa umaga kahit napapakinggan lang tayo, solve na solve na. Good morning po sa inyo. At sa mga alis ng bahay, stay updated dahil pwede nyo pa rin kaming makasama anywhere you go. Napapanood nyo rin kami sa online live streaming, meron sa Facebook, TikTok at YouTube. At present na rin po ang Unang Hirit Barkada sa GMA Public Affairs YouTube channel. Live na live tayo dyan, oh. Anjo, bati naman natin yung mga nakatutok dyan. Hello! Good morning mga kapuso at good morning po sa mga present dyan sa ating live stream dito. Nandito po tayo ngayon sa page, sa YouTube page ng ating GMA Public Affairs. Kitang-kita niyo mga kapuso, please click the subscribe button. At ngayong umaga, mga kapuso, magbabasa tayo ng mga kapuso natin na nag-comment. Ito na, basahin natin. Sabi ni Junel Pio Quinto, good morning. Good morning po, Sir Junel. Meron basa ko din na ito. Sabi ni Nova Pareno, good morning, watching from Taiwan. Ingat po tayo sa mga kapuso natin dyan sa Taiwan, ha? At meron din nagsabi dito, Kuya Archie Vlog, hello from Finland. Wow, ganun po kalayong naaabot ng ating live stream. Kaya ingat po tayo dyan, mga kapuso. Keep commenting lang, mga kapuso, dahil binabasa namin yan at pwede nyo kaming makachikahan ang UH Barkada dito sa comment section. Today po, ako po naka-assign para makipag-commentan sa inyo. Kaya naman, sasample lang ako kayo. Gento po yan, ha? Comment tayo. Cute ni Anjo. Go. Ayan. Ayan po, nag-comment po ang unang hirit mismo sa ating live stream. Ang sabi ay ang cute ni Anjo. Hindi po ako nag-type niyan. Ayan.
Keep commenting lang po sa ating live stream sa YouTube channel ng GMA Public Affairs. At mali nyo mga kapuso, may surprise ang dumating mamaya. Surpresa na naman! Dami ha! At sa mga kapuso naman natin na nanonood sa TV, mainit-init na instant 5,000 pesos ang naghihintay sa inyo dito sa... Hit the jackpot! Yun oh! Ito na oh! Oh! Grabe ah! Ready na po ang firefighter of the day nating si Caloy! Uy, on fire! Para maapula na ang apoy at magkaroon kayo ng cool Caloy Hit the Jackpot na! Ayun, Caloy is on fire! Sige, sige pa, bigyan mo na pa ng clue! Caloy! Sige, bugahan mo pa yan! Caloy, ayan. The Bombero! Pauna pa lang yan ha, mamaya magbibigay pa tayo ng clue! Ano mainit na yan? At, ayun na, sumilip na! Pag nahulaan yung hot item na yan, instant 5,000 pesos yan. Kaya, tutok lang. Parang may tangkay ulit ah. Oh. Kahapon, 10,000 pinamigay natin. Oh. Oh, dalawang winner. Yeah. Oh, ito, you want more? There's more! Ah, Caloy, ibida mo na yan. Balik sa'yo. Yes, Egan, maraming salamat. Ito na nga, shift tayo bigla. Tanggalin natin yung hazard hat natin. Grabe ang sorpresang hatid natin sa ating mga kapuso ngayong umaga. Instant cash everywhere. Kung kayo ang papalarin today, aba, dapat mag-celebrate tayo. Tara't mag-swimming, perfect sa weather ang ating funliners na sina Jenzel and Zoe, kasama pa si Vince na una nang mag-swimming sa Wave Pool Resort kung saan ang kanilang challenge today, kayanin ang tinatawag na Giant Wave Ball. Uy, sounds exciting. Good morning, guys! Hello! Caloy! Good morning! Nakatanda mo to? Good morning mga kapuso! Ayan, nandito tayo ngayon sa isang resort sa Valenzuela City kung saan meron silang wave ball! Ayan o, kitang-kita nyo naman si Vince, nag-e-enjoy na sa ating wave ball dito. At si Anjay, inggit na dyan ho, ready-ready na sumabak. Actually mga kapuso, alam nyo, itong wave ball na to ang nagke-create ng wave dito sa ating pool. Syempre, ginagamitan ito ng machine. Kaya naman mamaya, syempre, hindi din kami papatalo ni Anjay kay Vince dahil susubok din kami sa wave ball challenge. And of course, sasama kami sa fun experience. Kaya tutok lang kayo dito sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang hilin! Caloy! Tara dito, Caloy! Sama! Hindi, masyado na kayo marami. Tatlo pa kayo dyan para dyan sa giant wave ball na yan. Ha? Well, ito from higanting bola. Dito naman tayo sa isa pang higante. Higanting sarap ng giant burger. Uy! Look at that! Naku, pang buong barkada. Grabe ang laki naman yung burger na yan. Pwede pang buong pamilya at again, UH Barkada. At buong yan ang challenge na di uurungan ni Chef JR. Good morning, Chef! Naku, si Chef, may inaki Chef yan. Yes, sir! A blessed morning, Brother Caloy. A blessed morning sa inyong lahat dyan. Kung sa labas ay nararamdaman talaga natin that the heat is on, ay yung food adventure natin naman talaga ngayon, the meat is on. Dahil hindi nga basta-bastang burger yung ating bida this morning kasi isang dambuhalang burger ang meron tayo ngayon. Talagang malupit na challenge to mga kapuso. And syempre, pag ganito kalaki, you would assume na ganun karaming karne yung ginagamit nila. Yes, totoo ang balita. Isang kilo ng pure beef ang ginagamit nila para ma-assemble yung kanilang megaton burger. So, saktong-sakto sa ating itong lahat, oh. Mukhang pag nagpadala tayo dyan, sakto rin sa mga kasama natin dyan sa mga sa UH na barkada, no? So yan, ang sabay-sabay nating aalamin mamaya kung paano ba ito ina-assemble, paano ba siya niluluto, at kaya ko nga ba itong challenge na to? Abangan nyo yan dito sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit. At susunod na sa unang balita. At tangkang panloloob ng lalaki yan sa San Carlos, Negros Occidental, Bulilyaso, sa tulong ni Bantay. Yun. Pagbabalik pa unang hirit. Sana na agad at pwede. Sa lahat ng pagkakataon, dapat lagi nating kukunin yung lahat ng panig para makatulong tayo doon sa ating mga manonood na makabuo sila
ng mas matalinong opinyon. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Hangga't dumadami yung Pilipino sa buong mundo, dapat nandoon yung GMA Integrated News para maabot sa kanila yung mga very important and timely information. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. How's the first day back for everybody? It was great to see everyone. I think we were all happy to be back together. We'll never get lost because we have our parents. Kumusta, Alexandra? Salamat at nakapunta ka rito. Come with me for a tour of the world's biggest IKEA store. Being a PWD kasi in the Philippines is quite difficult. Ah, yun yung engineer niyo. Babae pala. Bakit nga ba tila nabura sa kasaysayan ang sistema ng pagsusulat na ito? Always stay updated with the latest news in the country and around the world through GMA Integrated News, Facebook and YouTube news feeds anytime, anywhere. Dahil wagi ang may alam. 2024, simulan nating fresh ang bagong taon. As in, yung wala dapat iniisip na problema, ha? Of course, naku, marami sa atin may money problems. Kaya pag-usapan natin yan dito sa pinakabagong Money Fest! Alright, sabay-sabay natin i-manifest na ma-achieve natin ang money goals natin. At para mangyari yan, ang una nating dapat burahin ay ang utang. Nako, problema ng lahat. Yung credit card bill ko naghihintay. Pero may papakain tayo. Ako si Gwen. I'm certified fashionista, laging bida, at syempre, ang it girl dito sa opisina. Uy, girl, ang ganda naman ng bago mong bag. Mahal yan, no? Ano ka ba, girl? Siyempre, mahal to kasi original to, no? Ako pa ba? Papahuli sa uso. Bukod sa bagong bag, may bago din ako phone. Ay, grabe. O, di ba? Ito yung latest eh. Paano ka naman nakabili niyan? Eh, ang late-late ng nasahod natin. Ay, alam mo, girl, diskarte lang yan. Kinuruan ko muna. Inulugan ko muna. Inutang ko, pero siyempre, at least may bago akong bag and phone. Yes, I know. Wait lang, girl, ah. Kasi may tumatawag sa bago kong phone. Sure, sure. Hello, sis? Uy, Gwen, ano ng balak mo? Nakatagal na ng palaw kitong utang mo, taas-taas na ng interest? Eh, sis, basta magkita na lang tayo later sa mall. Doon na lang tayo mag-usap, okay? Eh, anong balak mo? Kailan mo ko babayaran? Alam mo naman, pinag-iipon ko lang yung pera ko. Basta, later sa mall, magkita na lang tayo. Tapos, doon natin pag-usapan kasi may sale din eh. So, see you na lang. Later, bye-bye. Gwen! Ayun na ba, Gwen? Dako naman, no. Ilaan ko na makabayan. Mataas na literacy. Sige ako pwedeng makautang. Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Pakaigan, may mga tinatamaan na naman ang sakit na karaniwang nararanasan kapag mainit ang panahon. Isa na rin ang sore eyes na infection sa mata. Ilang sintomas niyan ang pamumula ng mata, pananakit at pamamaga ng mga talukap. Meron ding discharge o pagmumuta. Madali ang maipasa sa ibang tao sa pamamagitan ng direct contact. Payo ng doktor, lumiban sa klase o trabaho para hindi makahawa. Huwag rin daw mag-self-medicate upang hindi lumala ang sore eyes. Baraga, magpakonsulta pa rin sa doktor. Nakaranas ng heat exhaustion ang ilang student-athletes sa isang sports event sa Bacolod City. Ang ilan sa kanila nawala ng malay at nahirapang huminga. Wala pang opisyal na datos ang Division of Negros Occidental kaugnay sa bilang ng mga naapektuhan. Tinututukan na rin ang kondisyon ng mga para-athlete o athletes with special needs. Payo ng mga eksperto, iwasan ang pag-ikot sa venue at mamalagi sa malilim na lugar. Nanawagan naman si Senate Minority Leader Coco Pimentel na ipatupad ang work break para sa mga manggagawang sa labas ang trabaho sa mga oras ng matinding init.
Ugkahin niya sa Department of Labor and Employment makipaugnayan sa mga kumpanya para sa pagpapatupad ng compulsory rest periods kapag umabot sa danger level ang heat index. Hindi bababa sa 30 pamilya na sunugan sa Barangay San Dionisio, Paranaque kagabi. Nahirapan daw ang mga bumbero na apulahin ang apoy dahil sa kawalan ng fire hydrant sa lugar. May unang balita si Bam Alegre. Nabulabog ng sunog ang mga residente ng Delana Street, Tramo 2, Barangay San Dionisio, Paranaque City bago mag alas 9 kagabi. Masikip ang daan kaya nahirapang makapasok ang mga truck ng bumbero. Inakyat hanggang ikatlong alarma ang sunog, hudyat para sa responde ng di bababa sa 12 fire truck. Isa pang naging hamon ang kawalan ng fire hydrant sa lugar. Buti na lang tumulong ang mga residente sa pag-apula sa apoy. Yung lugar, sobrang sikip, malayo yung ano, yung pinaka maluwag na daan, puro ano na eh. Tapos ang hirap, walang hydrant talaga. Buti na lang yung mga tao dito, nag-bucket relay sila, nagbayan yan. Marami sa mga nasunugan, walang naisalbang mga gamit. Si Normie, kung ano lang ang suot, yun lang daw ang naisalba niya. Nakahiga na po kasi ako sa loob. Nag-aircon na nga po ako dahil magpapahiga na po ako dahil pasok pa ako bukas. Ngayon, tumayo ako, makita ko yung sa labas, nag-aapoy na, tapos pumapasok na sa amin yung usok. Kaya sabi ko sa mga apo ko, labas na kayo, ayan na yung usok sa loob. Dalungan niyo po kami dito sa mga nasunugan sa Tramo 2. Tinatayang 15 bahay ang natupok, apektado ang hindi bababa sa 30 pamilya. Ilang minuto lang matapos ang alas 10 ng gabi, nakontrol ang apoy. Tuluyan ito na apula alas 10:41. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng apoy, gayon din ang halaga ng mga napinsala. Ito ang unang balita mula sa Paranaque, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Matapos salakay ng mga otoridad ang isa umanong pogo scam hub sa Bamban Tarlac nitong Marso, natuklasan nilang may ilang nagtatrabaho roon na wanted pala sa China para sa iba't ibang krimen. Lagi una ka sa balita ni Salima Refran, exclusive. Pinusasan at hiniwalay ng mga otoridad ang 60 workers na ito mula sa sinalakay na scam hub sa Bamban Tarlac. Pinaghahanap kasi sila sa China at wanted pala para sa mga kasong fraud, pagpapatakbo ng mga pasugalan at iba pang krimen. Isa pang fugitive mula naman sa Taiwan para sa internet fraud ang natuklasan rin ng mga otoridad noong isang linggo. Those persons with the criminal records or criminal background are open na pumasok sa mga pogo hubs. And hindi lang naman kasi ito yung first time tayong nakahuli ano, ng mga kriminal na nagtatago sa mga pogo hubs. Wala silang ginagawang background verification doon sa mga pumapasok sa kanila. Tingin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, maaaring sinasadya rin ng mga pogo na kumuha ng mga may record para sa iba nilang illegal na gawain. Kausap na rin ng PAOC ang PAGCOR para sa paghihigpit sa pagbibigay ng permits sa mga pogo workers. If we will still continue to allow these things to happen, parang ang nangyayari dyan is kahit may criminal record ka at wanted ka sa isang bansa, then sa Pilipinas pwede kang magtrabaho doon dahil hindi naman nila chinecheck yung background mo doon. Matatandaang ni-raid ng mga otoridad ang Zunyu 1 technology nitong Marso dahil sa mga sumbong ng illegal detention at pananakit sa ilang pogo workers. Nadiskubre rin nagpapatakbo ng iba't ibang scam ang kumpanya. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng Zunyu 1 technology. Kanselado na ang internet gaming license ng kumpanya at naghahanda na ng forfeiture case ang gobyerno para sa 10 ektaryang compound. Hinihintay na lang din ang deportation order para sa 282 na dayuhan para mapabalik sila sa kani-kanilang mga bansa. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Good morning mga puso. Mga biglaan at panandaliang ulan o kaya local thunderstorm ang dapat pa ring asahan ngayong araw kahit na magiging mainit po ang panahon.
Ayon sa pag-asa, ridge ng high pressure area ang patuloy na nakaapekto sa eastern section ng Northern Luzon. Kasama po dyan ang easterlies dito naman po sa ilang bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos buong bansa po kasama ang Metro Manila ang magkakaroon ng maayos sa panahon, maliban na lang po sa ilang lugar na posibleng makaranas ng light to moderate rains, particular na po sa Mindanao. Ingat po tayo, mga kapuso. Ako po si Angel Pertiera. Know the weather before you go. Para mag-safe lagi, mga kapuso. Isinilbi na ng mga otoridad ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Quibuloy at limang iba pang akusado na inilabas ng Davao Regional Trial Court Branch 12. Pinuntahan kahapon ng NBI at pulisya ang resort ni Quibuloy sa Samal Island, pati na ang kanyang prayer mountain sa barangay at Tamayong, pero wala ang religious leader doon. Wala rin daw si Quibuloy sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Gayunman ay abot na ng pulisyang warrant sa administrator ng simbahan. Voluntaryo naman sumuko sa mga otoridad ang tatlo pang sinilbahan ng arrest warrant at nagpiyansa sila sa halagang ₱80,000. Naharap si Quibuloy sa kasong child abuse noong 2011. Bukod dyan, naharap din si Quibuloy sa kasong sexual abuse. Patuloy ang paghahanap sa dalawa pang kinasuhan. Dati nang itinanggi ni Quibuloy ang mga alegasyon laban sa kanya. Para sa mga naghahanap naman ng trabaho, may job recruitment activity sa Quezon City ngayong araw. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon yan sa covered court ng Barangay Amihan. Ang job vacancies ay para sa customer assistants, cashiers, store clerks, accounting assistants, technical assistants at company nurses. Magdala lang ng inyong resume. Meron namang job fair ang Las Piñas City Public Employment Service Office ngayong araw, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Naganapin yan sa covered court ng Barangay Almanza 1. Magsuot ng corporate attire at magdala ng inyong resume. Susunod! At tatlong Korean national arestado matapos looban ang bahay na isa pang Koreano sa Cebu. Huwag bibitiw para lagi una ka sa balita. Nagiging boses kami ng mga walang tinig o yung pilit tinatanggalan ng tinig. Yung sa bawat story ang ginagawa namin ay naibibigay namin yung kanilang boses na dapat malaman ng publiko at ng mga kinauukulan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang GMA Integrated News, hindi tayo lilihis sa ating misyon. Walang maiiwan sa tama, tumpak na pagbabalita. Mas binibigyan natin ng diin yung ating pagpapahayag ng mas may puso at detalye. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Pero eto mga kapuso, nako, for sure inaabangan nyo to ang usaping pera na naman. Tayo sa Manifest! Ito, siguradong makaka-relate kayo sa topic natin today. Panoorin po natin to. Ang ating pagod, dapat daw tumbasan ng reward. Kaya tuwing payday po o basta may dumating na pera, kung ano-ano ang naiisip natin deserve na bilhin o gawin. Yes, pero minsan kaka-deserve natin, tayo lang din ang namang problema dahil magugulat ka na lang wala ka ng pera. Hanggang saan nga ba suktulan ng deserve natin? Ayan, deserve. Iba't iba mga money talks at money problems pag-uusapan po natin sa Manifest! Manifest! Kayo na mag-judge kung deserve ba o sadyang gastador ang mapapanood nyo. Parati natin ito. Ding, ding, ding! Good job! Deserve natin ito. Ito naman. Uy! Paano naman yung baon mo? Hirap sa'yo kapag sumweldo ka. Ayaw mo na ng lutong bahay. Okay na yan. Hindi naman lagi. Oh, pera! Ang pinaman ang bagong relo. Sige na. Sandali. Hindi mo na yan kailangan. Oops! Check out na! Sandali.
Naku, 100 pesos lang pag nag-commute ka. Di ba pagod ka? Kumuha mo na yan, 600 pesos. Ikitain mo rin naman yan. Ang mahalaga, eh makapagpahinga ka habang pauwi. Kaya na, una. Bagay. Tutusin, mura pa itong 600 kasi di pa rush. Hindi, buko na. Yes! Happy Friday na naman! Go. Naku. Naataabot budget ko dito eh. Hindi. Deserve ko mag-relax kaya. Sa ibang araw na lang ako magtitipid. Hindi naman ako mabot sa budget. Teka, huwag mo sisihin yung sweldo mo. Ang sisihin mo yung pagiging gastador mo. Hindi mo kasi pinigilan. Mahina ka din. Yan ang inaabot ni Kaloy. Are COVID-19 vaccines safe? What is climate change? Because information is crucial, we're giving you all the facts that you need. Anong mga lugar sa Pilipinas ang COVID-free? Introducing Me to Know, a weekly explainer series from GMA News and Public Affairs. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Watch Me to Know, available on GMA News Facebook page and our YouTube channel. How's the first day back for everybody? It was great to see everyone. I think we were all happy to be back together. We'll never get lost because we have our parents. Kumusta, Alexandra? Salamat at nakapunta ka rito. Come with me for a tour of the world's biggest IKEA store. Being a PWD kasi in the Philippines is quite difficult. Ah, yun yung engineer niyo. Babae pala. Bakit nga ba tila nabura sa kasaysayan ang sistema ng pagsusulat na ito? Always stay updated with the latest news in the country and around the world through GMA Integrated News, Facebook and YouTube news feeds anytime, anywhere. Dahil wagi ang may alam. May gusto ka bang pag-usapan? May nais ka bang malaman? Kailangan mo ba ng kausap? At some point, life has to go on. O kahit kachismisan. Once you lose your respect for a person, yung love never mo na siya mababalik. If you measure 3.67 inches or less, then that's a micropenis. Do you really have to go through all these rules before you focus on yourself? Kapuso, kahit ano pa yan, i-share mo lang. Kasama si Dr. Ana Tuazon. Nasaan ka man, nandito kami. Makikinig at makikipagkwentuhan. Email us at sharekulang@gmanews.tv. Pabilis ang balita sa ibang bansa. Malakas na hangin at ulan ang nanalasa sa Lawrence County sa Ohio sa Amerika. Una nang sinabi ng National Weather Service Storm Prediction Center na magkakaroon ng matinding weather outbreak sa lugar. Posible rin daw na magkaroon ng mga buhawi sa Ohio at Indiana, pati na sa ilang bahagi ng Alabama at Georgia. Isang patay na green anaconda ang natagpuan sa isang lawa sa Roraima, Brazil. May habayang 4 na metro, 2 magsasaka nakakita sa anaconda. Dinarayo ng ilang residente ang isang lawa malapit sa Fossen, Germany dahil sa kulay nito na purple o lila. Ayon sa local state environment office, kulay purple yan dahil sa sulfur bacteria na nasa tubig, the natural pigments ng carotenoids. Madalas daw nasa ilalim ng tubig ang nasabing bacteria pero lumulutang kapag nagugulo. Kalauna ay lulubog naman daw ang bacteria. Ligtas naman daw ito, nagiging mapanganib lang kapag nasa enclosed space. Kabi-kabila insidentes ng akyat bahay sa ilang lugar sa Visayas. Kalagitnaan man ng araw, kitang lalaki yan na nagmamasid sa isang bahay sa San Carlos, Negros Occidental. Ilang sandali lang umakyat at tumaloy siya sa loob ng bakod. Akmang lilibot para sa loob, yung pala naroon ng asong bantay at ang mismo may-ari ng bahay na sumalubong sa kanya.
Sa takot, kumaripas ang takbo ang lalaki at lumundag palabas. Inaalam pa ng pulisya ang pakay ng lalaki pero posible raw na nagbabalak siyang magnakaw. Booking ang panloloob ng tatlong Korean nationals sa kapwa nila Koreano sa Cebu City. Nadatna ng mga responding otoridad ang mga suspect habang ninanakawan ang nirentahang bahay. Patay ang isa sa kanila matapos sumanong manlaban. Sugatan naman ang isang pulis na recover sa mga suspect ang 200,000 peso cash at mga alahas na milyong-milyong piso raw ang halaga. Maharap ang dalawang Koreano sa reklamo robbery at frustrated murder. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga suspect. Para makaiwas sa mga kawatan, narito ang ilang tips mula sa pulisya. Sakaling lalabas ng bahay, tiyaking nakalak ang mga pintuan at bintana. Iwasan ding i-post sa social media ang inyong planong bakasyon. Mainam din daw na ibili ng bahay sa pinagkakatiwalaang kapitbahay. Touching father and son story ang dapat abangan this week sa Kapuso Show na Rico Studio Presents. Bibida sa episode The My Daddy Chef, award-winning Sparkle Child star na si Ewan Mikael, kasama ang celebrity chef na si Ninong Rai. Kwento ito na mag-amang nagkalayo ang loob pero muling paglalapitin ng pagkain. Siguraduhin daw na nakahanda ang inyong mga panyo. Mapapanood na yan this Sunday 4:15 p.m. sa Kapuso Network at Kapuso Stream. Susunod na sa unang balita. Babae sa Sundo, Maynila pinagbabaril sa loob ng kanilang bahay. At pag-i-issue ng clearance sa pag-aangkat ng ilang isda sa bansa, sinuspinde ng Agriculture Department. Huwag bibitiw para laging una ka sa balita. Mas malaking mission ngayon yung maabot mo yung mga bagong audience para maiiwas mo sila sa disinformation. Kasi kailangan kung nasan yung nagpapalaganap ng disinformation, kailangan nandun din tayo para tapatan sila. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Hindi lang tayo dapat nagbabalita, dapat may puso, tapos dapat meron yung aksyon. Kailangan sinisiguro natin na managot yung mga dapat managot. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. How's the first day back for everybody? It was great to see everyone. I think we were all happy to be back together. We'll never get lost because we have our parents. Kumusta, Alexandra? Salamat at nakapunta ka rito. Come with me for a tour of the world's biggest IKEA store. Being a PWD kasi in the Philippines is quite difficult. Ah, yun yung engineer niyo. Babae pala. Bakit nga ba tila nabura sa kasaysayan ang sistema ng pagsusulat na ito? Always stay updated with the latest news in the country and around the world through GMA Integrated News, Facebook and YouTube news feeds anytime, anywhere. Dahil wagi ang mayalam. Napakalungkot siguro ng buhay ng bata. Kita nyo, pag bagong sweldo, ubos biyaya, pero pag tapos na, ubos na ang pera, ending, walang ipon, di ba? Oo, hindi tayo yan ha. Ang sarap kasi i-treat ang sarili pag marami kang hawak na pera. Kailan nga ba okay lang i-treat ang sarili natin? Or at kailan dapat isa-stop na para magkaipon tayo? No? Mm-hmm. Pag-uusapan po natin kasama, of course, a registered financial planner na si Antoinette Aquino. Magandang umaga, Antoinette. Good morning, Antoinette! Huwag ka daw mahiya. Bilhin lahat, gawin lahat, pero may hangganan ba yung deserve natin, Antoinette? Yung problem ng mga mindset ng mga Pilipino ngayon is that akala nila it's either one or the other. Yeah. Do you live or do you save? Isn't that? Hindi. Dalawa lang yung choices mo. So, and in reality, you can do both. You have to find the perfect balance between planning for tomorrow and then living for today. Mm-hmm. So one way to go about that is kailangan may separate account na pang wants. Let's say may mga luho ka ba? Pagkain, travel. For me personally, I've reached a certain stage in my life that my priorities are very different. My wife, kumbaga, my family. When I have my payday, there's a certain amount that goes to savings, all these things. And we really have to
prioritize where our cash flow will go to. And investments is very important also. Yeah, halimbawa payday na, Antoinette. Kung ano nung reward ang naisip mo, paano pipigilan yung impulsive buying gaya ng pag-add to cart at want to sawa na food trip? Paano ba yung ganun? Payday and then may mga deserve ka. Right, right. So para lang siyang love life. Ooh, kalor! Diba pag toxic yung tao, dapat iniiwasan mo, dapat hindi mo na kinakontakt, but we have that impulse. If we know ourselves na impulsive buyer tayo, we have to avoid those temptations. Pero Antoinette, may practical ways ba para mag-ipon habang hindi rin naman dinedeprive yung sarili? Yung problema, kasi akala natin na pag nagsasave tayo, we are depriving ourselves. Mm-hmm. When of course in reality, not. When you are saving, you are setting aside for your future self. Mm-hmm. What your future self will eventually use. Mm-hmm. Very, very important point, Antoinette, which we want to explore. Itong vision board. Paano ba gumawa niyan? Ano bang dapat ilagay natin dyan? Kung paano natin isa-save? Can we go over there sa ating board? Yeah, we have a sample here. May vision board ba dyan? May ito, pin-repare natin. This is what we call yung financial vision board natin. Ako, believer ako sa law of attraction or pagmamanifest or manifest. Oh, manifest! Ayan. Kailangan ma-identify natin yung mga goals natin. Family, health. So for you, Mateo. Family, of course. Good health. Yes. Quality travel. Of food, travel. So you have to visualize it. Find pictures na would pictures help you to be motivated na mapuntahan yan or like ma-achieve yan. Yes, it needs to be written down or spoken out loud. Okay. Mm-hmm. So pag vision board, kailangan makikita mo siya everyday. Sa house mo or sa work laptop tsaka iPad ko. So every time napapagod ako sa work or nai-stress, I'm reminded of why I do what I do. Ikaw, yes, anong nasa wallpaper? Actually, my next travel destination ang wallpaper. Oh, maganda. Usually, importante i-manifest natin kung ano gusto natin mangyari sa buhay natin. Anyway, thank you very much, Antoinette. Next time, hindi na kayo mahirapan. Mm-hmm. Ang makaluwag sa pinagkakagastusan, i-manifest na yan. I-manifest na yan. Thank you, Antoinette. Thank you, Antoinette. Sure ba walang lang? Interesting topics and insightful conversations with one of the country's veteran and most award-winning journalists, Howie Severino. The Howie Severino Podcast was hailed as one of Spotify's best new podcasts and has consistently been one of the top Philippine podcasts since its launch. The Howie Severino Podcast. New episode streams every Thursday on major streaming platforms. Hi, surprise guest! Hello. Surprise guest, ikaw ba ay into politics din? Mm-mm. Isa ka bang artista, singer, vlogger? Surprise guest, ikaw ba ay isang artista? Pwede. Politiko? No. Athlete? Yes! Surprise guest, is that you, Kylene? Yes! Wow, tumama ako, yay! High five. Igan, grabe ka! Congratulations on your new program! Ate V! Mas malaking mission ngayon yung maabot mo yung mga bagong audience para maiiwas mo sila sa disinformation. Kasi kailangan kung nasan yung nagpapalaganap ng disinformation, kailangan nandun din tayo para tapat. Back mga kapuso, good morning pa rin sa mga nakatutok sa unang hirit. Hi po sa mga naka-TV dyan at syempre sa mga naka-live stream din. Dahil on the way na sa school, trabaho o kung saan man kayo papunta, ingat po tayo lahat. Napapanood na nga rin po tayo sa YouTube channel ng GMA Public Affairs. Hello po sa inyo sa lahat ng mga nanonood. Ituloy na natin ang mainit na sorpresa sa Hit the Jackpot! There you go! Eto na ang ating firefighter today, Anjo. Hit the jackpot na. Let's go! Eto na, kalores! Siguraduhin mong sakto yung ano, host. Sakto yun. Yun, ha? Ano kaya to? Sige, konti pa. Para naman mabusog ang ating mga kapuso sa ating clue. Ayun, oh, may nasisilipat na ako. Nako, mukhang perfect sa umaga to at mainit-init din yung ating re-reveal mamaya. Abangan nyo po. Mga kapuso, dahil dadagdagan pa namin ang clue para kitang-kita nyo na ang ating hot item. 5,000 pesos po ang pwede nyong mapasain nyo. Yan ang nag-aabang mamaya, kaya naman ayusin nyo ang inyong hula. Dadagdagan pa namin ang ating clue.
Pero syempre, mainit-init din ang ating food trip ngayong umaga. Kita nyo naman. Yes, at talagang hindi lang ito pang isa na mukhang sakto ito para sa aming lahat dito sa studio. Syempre, para sa UH Barkada. Perfect naman ito. Ano pong comment nyo? Ang laki po ng burger natin. Ang laki nga, kasya-kasya para sa atin. Hindi natin naatrasan yan, tayo pa ba? Yes, yan lang naman. Wow, ang laki! Wow, big, kami dumating eh. Bigatin at higanting burger nga yan natin. Kailangan nyo ng tulong. Si Chef JR eh. Are you up for the challenge? Kasi kami magtutulong-tulong dito sa studio. Oh. Blessed morning, Chef JR! Hi, Chef! Hi, Chef! You. Salamat sa blessed morning sa inyong lahat dyan. Lapit mo lang. I'm very pleased na yung pinadala natin dyan eh mukhang sasakto sa inyong lahat. Ha? And actually, yun naman din yung problema ko dito kasi wala akong rest back eh. Hindi ko rin alam paano ko nga ba uubusin tong ganito kalaking burger. Kasi yung food adventure natin this morning, eh, ito nga bidang-bida, 12-inch burger lang naman. So 12 inches, ibig sabihin, isang ruler. Pero check natin, isang ruler nga ba? So, ayan oh. Oo nga. Dali. 12 inches. And for context lang din mga kapuso ah, ito po ang size ng normal burger. So ito, meron ako nakikita dito sa megaton natin na burger na 8 na hiwa. So saktong-sakto dun sa mga kabarkada natin dyan sa studio. So ito, very exciting kasi gusto nating malaman yung ganito kalaking burger eh. Mahirap ba siyang i-assemble? Mahirap ba siyang gawin? So, meron tayong exclusive kitchen access. Tatanungin natin yung kanilang mga kusinero tsaka makakasama natin yung mga staff nila dito para malaman natin paano nga ba ginagawa yung kanilang Megaton Burger. And syempre, to give us more information about that, nandito si Sir Agustin. Hi, Sir Agustin! A blessed morning. Ayan, hi, Chef. Hi, Paul. Na. Hi, Paul. Good morning. Nagluto na tayo. Ha? So, interesting na yung ino-offer niyo dito yung burger, eh ganito kalaki. Kailan pa ba nag-umpisa tong negosyo niyo dito, tong restaurant niyo? Actually, The Poacher, nag-start po tayo since 2013. So, bali. Ah, matagal na rin pala. Yes po. So, nice. Tapos, yung burger na to, paano niyo ba siya ina-assemble? Ah? Kasi isang kilong burger patty po yung niluluto nila, no? Yes po. Yes, okay, sir. So paano po ang kwan yan? So ito yung ating burger patty. Okay po. Yes, sir. Kaya makikialam na ako dito. Medyo komportable tayo dito sa gantong lugar eh. So, yes, Chef. Yes, so, po. Ito yung 1 kilo burger patty nila. Apo. So, makikita nyo. So, basically, mga kapuso, niluluto ito mga total of 8 minutes, no? 8 and 8, so mga 6:15. Mga kwento, more or less, if we flip natin mga on the 4th or 5th minute, saka dun sa other side. So, yep. Ganyan lang, kabilis yan. So, habang sineset up natin yung ating burger patty or niluluto natin yung ating burger patty. That's eh, syempre, may ibang components pa yung ating Megaton Burger. Yes, Sir Agustin, paano yung panito? Paano yung tinapay naman? Ayun, sir. So, bali, yung bread nito, so... Alright. So, ito. Ganito po siya pag in-order nyo, mga kapuso. Ah. So, tuloy-tuloy po yan. So, meron tayo ditong burger spread. Tutusta rin kasi natin yes, to. Sir. Kung makikita nyo yan. And habang ginagawa ni Sir Agustin yan, yung ibang components niyan is andito naman. So, bali ganito po yung setup na natin. Yun, yan pala yun. Tapos, ayan, after few minutes habang ina-assemble mo yan, sir, eh, kailangan natin gawin naman ito. Kunin natin. Ito po yung kanila ha, pang dakot ng kanilang burger patty. Ano po yung mga components yan? Kasi syempre, hindi lang yung burger patty yung dambuhala dito. Kasi dahil siksik na siksik din ito sa talagang components or sa hog. Tapos sir, good for ilang persons itong burger natin? Sir, bali, good for 8 po ito. Good for 8 to 10 persons po siya. Okay. So bali, 1 kilo po yung patty, then bacon, mga 125 grams po yun. So may bacon din ito, ano? Yes, sir. Then overload po siya ng mushroom, cheese, onion, sir. So marami talaga siyang yes, laman. Tapos ito, sir, magkano naman yung presyo nitong megaton natin sir, na burger? Magkano po ang presyo? Sir, bali, ano lang po siya, 1,375 po. Alright. Which is good for, ano na yun, good for 8 to 10 persons po. 8 to 10 persons. O, ganun talaga kalaki, ano? So, sulit na sulit din. Pero kasi, ang katanungan dito kadalasan is, yung mga ganito kalaking burger,
eh, anong nagiging problema? Hindi ba masyadong nagiging dry? Hindi naman, sir. Kasi yung patty po natin, sobrang juicy po niyan. Yun, namimaintain natin, okay. Ano? Bali, freshly made po yung ano po natin, yung patty. Okay, tapos yung ibang components niyan, syempre may mga side pa yan, di ba? Yes, sir. May mga nilalagay pa tayo dyan. And of course, ayan. Doon, sir, doon. Eto, yung ating parang pinaka-sauce pa. And ganyan lang kabilis, ano? Lalagyan pa natin to ng bacon. Tapos, etong mga ganito, kaya ba't nyo ba naisip na mag-serve ng ganito kalaking burger? May demand ba? May mga nagre-request ba sa inyo? Actually, sir, yung team po ng restaurant po natin, sir, is American restaurant po siya. Oo nga, nakita nga natin. Kaya yung sineserve po ng mga American restaurant, mga big serving po siya. Kaya po, totoo, totoo. Naisip po ng mga may-ari na ganito, maglabas ng to share, which is to share na burger. Oo nga. Parang package na ito, actually, yes, bundle na ito eh. So ito na yan mga kapuso, ayan oh. Tingnan natin, sinasabi ni Sir Agustin, syempre, ito nga. Ito po yung isang slice niya. So mga more or less, mga 3 to 5 inches yung kapal niya. Diyos ko Lord, baka yung subo nito, hindi ko rin alam. Makikita naman natin, juicy pa rin. Ayun. Glistening, kumikintab-kintab pa rin yung meat. And ito yung pinaka-importante dito, yung lasa. Yes, sir. Diba? Ito yung nawawala minsan yung quality. So, tasted. Grabe. Thank you. Thank you so much. Napakasarap! Solid na solid. Kung puno yung bibig ko, isang hagat pa lang yun, ha? Imagine ninyo yung mga kabarkada pa ninyo. Marami pa tayong titikman dito sa Quezon City, kaya abangan nyo pa yung iba nating food adventure dito lang sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit. Hey! Ano pala? Magbabalik pala. Masyado nag-enjoy ang UH Barkada sa ating pagahang burger at fries. Kita nyo naman ebidensya. Pero maiba tayo. Ito, ang cute talaga ng mga puppet. Eh, UH Barkada, sino ba para sa inyo ang pinaka-iconic na puppet? Nako! Alam na natin sagot dito eh. Miss Maris, ikaw sa'yo. Sino? Arn-Arn. Siyempre, yun ang usapan. Arn-Arn. Oo nga eh. Oh, salamat, Maris! Adito, siyempre, very iconic at ng mga bata yan. Pero, alam ba, ang mga puppet ngayon, pwede na rin gawing tao na literal. Ha? Huh? Gusto nyo sample? UH Barkada? Patingin? Sige, ito, meron na ditong bumisita. Ba? Si An-An. Oh! Hello, good morning, everyone! Good morning, unang hirit. Sir, kumusta? Hindi na, dote! Bakit naman? Antangit ko! Oo nga, ano pang nangyari? Ang dahon nito, alisin mo to! Ay, nako! My name is Anjok ng yung kapuso! Ay, nako! I'm the weatherman! Mamaya, magpapakitang ginas kami! Abangan nyo dito sa unang hearing! Yes! Lumaki ay, nako! Talaga naman! Ay, nako! Ba't kasi ako nakasuot nito? Ay, lumaki talaga! Ayoko nito! Ayoko nito! Sayang ang aking kagabuhan! Ay, naku, talaga! Ay, gusto ko kumain! Pwede ba ako kumain? Anak ko, mamaya pa. Kasang-kasa dyan sa bibig na yan yung burger na to. Ayun. Eh, mga kapuso, pasample pa lang yan kay Anzo, abangan ng Human Puppets sa pagbabalik ng Unang Hirit! Can I see? Can we all see, please? Silhouette. Come on. Bagal naman. Parang nakabitin. Oh! Oh, EA! Kwentuhan mo kaming lahat. Bitin na kami. Bakit hindi natin ginawa ng story? Ano yun? Kailan yun? Bakit yun? Hindi to. Alam ko, nasa industriya kami ng show business. Hindi to sa taping, hindi to eksena ng taping. Ito po yung nangyari sa aktual na sitwasyon. It happened on December 25, 2021. And yes, mga kapuso and mga UH fam, Shaira and I are engaged. Yeah!
na naitago ito for the longest time? Siguro for me, unahin ko na yung sarili ko. I respect Shaira a lot. Kung pwede lang namin isa-isa yun, pero I respect Shaira a lot. So, nirespect ko lang yung time niya. I know na pag nag-propose ako, baka mag-no siya sa akin. That's the truth. Pero, naniwala ako sa pagmamahal niya. And alam niya na pag nag-propose ako sa kanya, pag nag-yes siya, I'm willing to wait. Maghihintay ako sa kanya. Sa right time niya, sa gusto niyang goal namin na pupuntahan, I'll wait for her. Yun, yun. Shaira, why is this the right time for you to tell the world na engaged na kayo, na minamahal mo? Kasi, sa totoo lang, ngayon ko lang na-feel talaga na ready-ready na ako. Ready na akong gumawa ng pamilya. In the future, makasama siya habang buhay. So, sobrang ready na ako. Gusto ko na ipagsigawan sa mundo na kung gaano kami nagmamahal, kung gaano ko siya kamahal. So, ayun, ito po ang naganap pong proposal. First time namin ito isashare dito sa Unang Hirit na sobrang mahal na mahal ko itong pamilya to, itong show na to. Kaya ito po, panoodin po natin to. Got to believe in magic. Tell me how. Oh, they're so happy. Kung hashtag relationship goals ang pag-uusapan, hindi pa huli ang isang dekadang relasyon ni Shaira Diaz at E.A. Guzman. Ang kanilang love story nagsimula sa isang simpleng sayaw. 2012, unang nagkasama ang dalawa sa isang reality show at naging magpartner sa isang dance performance. Pero ang kilig, nagparamdam na sa muli nilang pagsasama sa isang mall show. Napa-second look ako, I swear. Ako, naniniwala ako sa ganun. Yung sa mga pelikula na napapanood natin, sa mga love story na napapanood natin, mapateleserye man o pelikula, yung talaga nag-slow mo, napapa-second look ka. February 17, 2013, official nang nabuo ang kanilang love story. Pagiging sweet at maalaga raw ni EA ang dahilan kung bakit nakuha ang matamis na oo ni Shaira. On Shaira's debut, syempre, si EA na ang kanyang escort. Sa loob ng 11 taon, kitang-kita ang pagmamahalan nilang dalawa. Sa trabaho at sa mga hilig nila, laging nakapagawa. Hello, hello! Good morning, mga puso! It's me again, Cutie Angel. Siyempre, kasama ko aking cutie daddy, huh? Mr. Egan. Ayun, nasa script po. Okay. Gusto ko lang maging lahat na nakatutok po dyan sa atin sa TV. Mga solid ka, puso. At siyempre, sa mga nakaalis na sa bahay, kasama nyo pa rin kami online. Kasi live kami sa YouTube channel. Ito, ng GMA Public Affairs. Ang dami ng comments, oh. Oh, ayan, oh. Magbasa tayo. Asan ba yung pinipilit mong pabasa sa akin? Hindi kayo may nakita magandang comment. Good morning, poging-poging Anjo. Asa na? Ayun! Good morning, Norilyn Ronquillo. Good ano morning, US The Barkats. Yes, ang gwapo-gwapo ni Anjo. Enjoy watching from Bolinao, Pangasinan. Yan, pinsan niya po yan. Hindi. HBO Fans Channel, oh. Welcome to the UH Barkada. Shout out to the HBO Fans Channel. Oh. Salamat po, salamat po. Good morning po, UH Barkada. Good morning po sa inyo. At mga may nanguhula na po ng ano, ng ating hit the jackpot. Ano yun? Yes. Hit the stroke? No. Huh? Hit the jackpot. Hit the jackpot. Hit the jackpot. Eh, marami nanguhula. Tasa, kape. Yan, baka maging guide nyo na po yan. At ang latest sa Tawi-Tawi watching, Benjamin Hala Ismael. Assalamualaikum po. Assalamualaikum po sa inyo. Ano pa? Oh, good morning. Good morning. Mamaya pa tayo magbasa. Ang dami. Salamat po sa pagsubaybay nyo dito sa GMA Public Affairs YouTube channel. Ayan. Tsaka tuloy-tuloy po mga kapuso, makakatsikahan nyo rin kami dito. Ako po ang toka ngayon. Tsaka ito mga kapuso, tingnan nyo, magko-comment po ulit ako. Sige. Magtatay po ulit tayo. Si Anjo, ang ating puppet. Swear, tihin ako ngayon. Ayan, ano kaya ibig sabihin niyang comment na yan? I-type nyo mga kapuso, sa swertihin ako.
Siyempre, kapag nakapili tayo no, ng isang maswerteng magko-comment dito sa ating GMA Public Affairs YouTube channel, siyempre dito sa live stream ng Unang Hirit, pwede kayong manalo ng instant 1,000 pesos! Magko-comment ka lang! 1,000 pesos! Comment lang! 1,000 pesos lang! Ganun lang kadali, Daddy Igan. Siyempre, may lili tayo ngayon. No? Sino kaya ang pinakamaswerte? Dami, ang dami dyan. Ito, ito. Pili ka dito. Okay, ito ang pipiliin natin. May imili tayo, Daddy Igan. Siswertihin ako una nag-type. Lilibeth Abanes. Ayan. Si Miss Lilibeth Abanes, meron po kayong 1,000 pesos. Ganun lang kadali. Sir Igan. Uy, ang dami ko suswerte. Ayan na. Eh, dito pa rin na natin yan. Oh. Instant 1,000 pesos kay... Lilibeth Anabe. Lilibeth. 1,000 pesos po sa inyo. Message nyo lang po ako. I-DM nyo po ako mamaya at sasagutin po natin ang kahilingan nyo. Tuloy-tuloy lang po ang pag-comment, mga kapuso. Mamaya, kasya po ulit tayo dito sa ating live stream sa YouTube channel ng GMA Public Affairs. Salamat po! Kaloy! Comment na po! Congratulations po kay Ate Lilibeth. Salamat sa pagtutok sa unang hirit sa ating siyempre GMA Public Affairs YouTube channel account. As much as we are having fun under the sun, mga kapuso, hindi rin biro ang epekto ng tindi ng init. Parang minsan nga eh, ang hapdi sa balat. Kita nyo naman mismo ako, apektado. Kaya kabi-kabila rin ang paalala sa ating laban sa heat exhaustion at pati na rin sa heat stroke. Ano ba ang dapat tandaan para makaiwas dyan? Alamin natin sa ating UH Funliners. Hi guys! Hi, oh, ito mo si Janzel. Janzel, keep hydrated! Grabe! Ang init, no, mga kapuso. Alam nyo, kahit ganito kaaga, minsan sa mga ibang lawyer katulad dito, mainit na rin eh. Lalo na pagtanghali, di ba? Grabe ang init, mga kapuso. Ay, nako, Janzel. Oh. Alam mo kung anong sagot dyan. Ano ba ang sagot dyan? Ano sagot dyan? Outing! Kaya tara na, magtampisaw na tayo. Oo, oh, oh, kaya naman nandito talaga tayo sa resort, di ba? Paano nga ba manatiling ligtas heat stroke? Ano ba ba? This morning, makakasama natin ang general physician, si Dr. Gerald Belandres. Oh, Doc! Hello, Doc! Kaya naman pala, may magtuturo sa atin. Ayan, Doc. Good morning, Doc. Hello. Ayan, Doc. Tanong ko lang po ha, kasi marami sa mga kapuso natin ang nalilito. Ano po ba yung difference ng heat stroke at heat exhaustion? Okay. Yung heat exhaustion, kasi usually kasi may mga nararamdaman like yung pagkauhaw, okay, yung dizziness, no, sakit ng ulo. Mm-hmm. Pero usually kasi pag heat stroke na, andyan na talaga yung mga organ problem, okay, like yung mga na-stroke na talaga siya, baka mm-hmm may nagkaroon ng heart problem, no, during dun sa mainit na patahon. No? So, mas malala po ang heat stroke? Mas malala ang heat stroke talaga. So, kailangan talaga nating wag baliwalain mga ganitong mga scenario kasi syempre, okay, maaari kasing mag-lead siya sa death. So, Doc, ano ba yung mga sanhi ng heat stroke? Ang sanhi kasi ng mga heat stroke, usually yan yung mga sobrang mainit ang panahon, tapos dehydrated talaga sila, kaya kailangan talang hydrated yung mga yung katawan natin, no, para hindi tayo mag-lead ng mga heat stroke talaga. Mm-hmm. Is a heat exhaustion naman. Halos the same lang din naman siya, no, pero yung heat exhaustion kasi more on the mga signs and symptoms lang, like yung pagkauhaw, tapos nahihilo, yung mga dizziness nga, masakit ang ulo, yan yung mga common kasi na nangyari sa isang pasyente. Pero Doc, ano ba yung unang panlunas natin dyan sa mga, alam mo, yung makakaramdam na heat stroke, gano'n? Oh, sige, sample nga. Paano ba mga talaga, pwede natin no? gawin? Ito, no? So, kailangan talaga uminom ng tubig. No? Okay. Ayan, yung mga tubig, so, ito, no? sakto-sakto. Ayan, pwede ako tayo uminom. Ako sige. Ayan. Yan, inom naman daming tubig, no? Importante kasi talaga na uminom naman daming tubig, like yung mga 8 to 10 glasses a day, okay, no? Lalo na pag mainit ang panahon, pwede talaga tayo mag-increase din, no? Mm-hmm. Para at least naman, mapunan pa rin yung hydration dun sa sarili natin, no? And then, syempre, kung nakakaramdam talaga ng parang heat stroke. Ito na, talaga, parang feeling ko na heat stroke na ako, gano'n. Huwag lang. Mauna muna yung exhaustion, no? So, okay, ito naman, may kita naman natin yung mga eyes, no? Syempre, okay. Ano po ang gagawin natin for dyan? For example, pag mainit na talaga yung katawan natin, lalo pag naglalakad tayo. Lalagay, no, po ba ako ng ice dito? Maglalagay tayo ng ice dito. O kaya mas maganda kung meron din tubig ito, no? Okay. Doon sa ano, para at least so, lalagyan po ng tubig ito. Ayan, oo. Para at least basain sana ito. Ay, okay. No? Ayan. Ayan, okay. Okay. Tapos, Vince dito ka na lang. Vince. Ayan, okay. Ikaw naman gumawa kay Vince. So ito, for example, ayan, pwede siyang lagyan dito sa may leeg. Dito. Ayan, okay, dito sa may katawan. Dito, and then, oo, oh, lahat yan, no? Dito. Ay, no, wala dito. Ayan. Importante kasi na mas maganda kasi malawak yung surface area ng katawan natin na lalagyan natin ng malamig na tubig. Kasi okay, syempre, na-absorb kasi ito ng lamig na tubig, no? Yung mga nandun sa katawan natin na init, no? Para at least naman,
mas mababa yung temperature pa rin natin at mas mag-normalize pa rin yung breathing natin at circulation. Maganda yung mga sa party ng mga kilikili, oh, tama, yung mga no, parts-parts. Oo, tama. Doon sa may mga singit-singit kasi, no? Singit-singit. Dito sa may part, dito sa may kilikili, doon sa may likod natin, no? Kasi dyan kasi naihipon yung init. Kaya para at least naman mas may ilabas natin yung init dito, para at least naman mas maging hawa yung katawan natin. Thank you so much, yeah, Doc. No. Maraming salamat po. Yeah, no. Ako kaya mga kapuso, kayo mag-ingat kayo. At syempre, as much as possible, uminom tayo ng madaming tubig para maiwasan natin ang heat stroke at heat exhaustion. Studio! Thanks, guys! Sarap! Oh. Eh, eto, Kaloy, alam mo ba kung ano pa ang masarap kapag tag-init? Naku, ano nga ba? Eh, ito, mangga. Mangga, of course. Nasarap ka na natin, di ba? Nakasim-ngasim na ako, Miss Maris. Tapos, sasamahan mo pa ng perfect pair na, Bagoong! Grabe, nangangasim na talaga ako, promise. Malala ang pangangasim namin at kita nyo naman yung mga nasa harap namin. No? Sandamakmak ng mangga, may singkamas pa. Tapos ready to eat na yung iba. Nilagyan ko na lang. Tapos meron din dito. Ano ba ito? Parang asin yan na merong sili. Pero talaga ang bet ko talaga yung Bagoong. At syempre ngayon, parang shake na rin yan na ini-enjoy. Aba? Dahil yung mangga at Bagoong nasa isang cup. Look at that. Ang daming innovation, ha? Shake, shake, shake. Oh, grabe naman ang sarap nitong mangga. Ah, ganong shake? Well, akala ko yung gagawin. Ay, wag, Miss Maris. Wag, diba? Saktong nasa lagayan lang siya ng ibang packaging. Parang pang-shake. Oo, tapos para mas madaling i-handle, no? Mm-mm. At saka pag nanonood ka, perfect, no? Kain ka lang, sundot-sundot lang dyan. Yan ang trending sa sarap na Mangoong. Abangan niyo yan mamaya sa UH Foodie Finds sa pagbabalik ng Unang Hirit! Tikman na natin, baka pangasin. Tikman na natin, mauna na tayo. Ito niyo ako. Pagkatapos ng burger, mangga naman. Grabe diba yung pagkog dati? Alam mo ate, pag mahal mo talaga, hindi mo na bibitawan yan, no? Oo naman, alam natin yan. Shy, agree. Hawakan mo na forever and ever. Yan. Wow! At parang kwento ng ating naging trending couple na sina Mark at Jelay. Sila ang makakakwentuhan natin dito sa ating Love Talk. Oh yes, hawak kamay sila sa pagharap sa mga hamon. Kahit na ng araw, ang ibang tao, hinuhusgan sila dahil si Mark may mabigat na dinadala. At ngayon, masaya na ang kanilang nalalasap na tamis ng kanilang pag-iibigan. Para ikwento ang kanilang pagmamahalan, makakasama natin walang iba, sina Mark and Jelay. Good morning sa inyo, good guys! Good morning! Mark and Jelay, gaano na kayo katagal? At saka, yung love niyo sa isa't isa, gaano katagal na ba yan? Huh? 23 years na po. Wow. 3 years married. Simula po nung nag-meet kayo. Mag-boyfriend-girlfriend. Eto, Mark, paano kayo nagkakilala at paano mo naman niligawan to si Jelay? Mostly sa Facebook eh, kasi nakita ko siya. Sobrang ganda talaga niya. Kinilig si Jelay. Kaya sobrang dami talaga ng heart na ginagawa ko sa mga stories niya. Nagpapansin si Mark. Ikaw ba na ano? Sino ba itong heart ng heart sa mga ano ko? Opo, inisto ko lang. It worked! Nakatulong naman po yun para ma-replyan ko siya. Kasi parang sabi ko, parang message siya ng message sa akin. Tapos, pero po nun, bago kami maging friends sa Facebook, nagwa po na talaga po ako sa face niya. And then later on ko na lang na-realize yung itsura ng hands niya. Kaya parang sabi ko, filter ba to? Pero sabi ko, wala naman siguro mag-filter na parang gusto palakihin yung hands. Pero nagustuhan ko po din talaga yung like, itsura niya and the way siya pumorma. Right. Ayan mga kapuso, para sa mga nagtataka, ano ba itong condition ng kamay mo, Mark? Ang tawag sa kanya is macrodactyly. Yeah, since birth siya, and mostly sa bones na talaga ng kamay. So, habang tumalaki ako or habang tumatanda ako, sumasabay lang rin siya sa So, mostly sa bones, so ibig sabihin, pag hinawakan siya, matigas siya. Hindi siya yung tipong pag hinawakan malambot-lambot, matigas siya. Meron ka ba, since mahilig ka sa Facebook at kayo ay nagkakilala doon, meron ka ba nahanap na naggrupo ng mga taong may ganyan din? Actually, kasi diba usually when you have something, naghahanap ka ng medyo karamay mo or support. Yeah. Sobrang rare niya eh. Medyo like siya sa elephantiasis. Pero yung like yung macrodactyly, sobrang rare niya talaga. So you haven't found anybody na may same condition? Okay. Jelay, anong quality ni Mark naman ang talagang minahal mo?
Bukod sa pogi siya. At pala na ano po, sweet siya and ma-effort po siya sa akin. And syempre ngayon nagka-baby kami, parang mas parang mas na-in-love ako sa kanya kasi the way siya magpaka-father sa baby. And then parang mas feeling ko tumibay po yung ano namin. Like pagsasama kasi since dumating si baby. Mm-hmm. Kaya yun po. At baby girl pa. Yes. Nako, malapit lalo sa mga tatay. Nako, Mark, ano naman ang pakiramdam na may kahawak kamay ka na sa paghawak na or sa pagharap ng hamon ng buhay? Una, sobrang thankful talaga ako kay God. Kasi parang una, binray ko talaga na magkaroon ako ng happy family despite na kung ano yung condition ko. And sobrang glad ako na si Jella yung nakilala ko kasi sobrang supportive niya sa akin. At saka dream girl mo pa. Oo, hindi ano? Parang kahit sino ba sa mahal, magmahal na lang sa akin, di ba? Saka kung sino yung parang mo. Ano na... Ngayong Webes, narito ang mga binabantay nating balita. Paninita sa mga hindi otorisadong sasakyan na dumaraan sa EDSA busway. Nasa Cubao, Quezon City, si James Agustin. Nakapwesto sa Pasay si Bam Alegre para sa road repair sa Roas Boulevard. At unang ronda sa Maynila ang hatid ni Jomer Apresto. Ilatag na natin ang mga unang balita ngayong umaga. Ilang government vehicle kabilang sa mga nasita dahil dumaan sa EDSA busway ngayong umaga. Babae patay matapos pagbabarilin sa loob ng kanyang bahay sa Tondo, Maynila. Pang-issue ng clearance sa pag-aangkat ng ilang isda sa bansa, sinuspinde ng Agriculture Department. Tokyo Olympics gold medalist Heidi Diaz, bigong makapasok sa 2024 Paris Olympics. Tinikita ng mga sakyang hindi otorisadong dumaan sa EDSA busway, kabilang ang ilang sasakyang mismo ng gobyerno. At live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James! Gang, good morning. Nasa anim na government vehicles yung natikita ng mga tauhan ng SAIC sa kanilang operasyon. Dito po yan sa Main Avenue sa Cubao sa Quezon City. Maaga nagsagawa ng operasyon ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC laban sa mga sasakyan na hindi otorisadong dumaan sa EDSA busway. Lahat na natikitan ay mga government vehicle. Kabilang na ang Sapideya, AFP, dalawang MMDA shuttle bus at dalawang barangay ambulance. Giit na mga driver ng dalawang MMDA shuttle bus, may memorandum sila na may petsang February 20, 2024 na nagsasaad na pwede silang dumaan sa busway. Ipinakita nila ito sa SAIC pero tinikitan pa rin ng driver. Sinusubukan pa natin makuha ang panig ng MMDA kaugnay nito. Todo paliwanag naman ng mga driver ng dalawang ambulansya ng barangay na naghatid ng pasyente sa dalawang ospital. Ang isa ay pauwi na sa Carmona, Cavite habang ang isa ay pabalik na sa Pateros. Ay, tignan nyo naman ang sistema ng traffic sa kabila. Ay, kung dito ako dadaan, ay, bago ako makarating daw sa amin lugar, maano na oras. Pero sir, alam nyo bawal? Hindi ko naman alam na bawal eh, kasi pag kami naghahatid ng pasyente sa East Avenue or sa NKTI o sa Land Center, dito kasi kami nadaan eh. Humingi po kami ng pasensya. Dahil bagong driver po ng ambulance sa barangay, wala po kaming, pauwi na po kami. May tawag lang po sa barangay namin na pipikapin ngayon na ihatid. Kaya po napamadali kami dito kami dumaan sa busway. Samantala, Iga, nagpapatuloy ngayon yung operasyon ng SAIC. Dito po yan sa Main Avenue sa Cubao. At meron pa po nadagdag dyan na isang ambulansya ng barangay na pauwi naman ng Chaong Quezon at naghatid din ng pasyente. Linawin lamang natin ano, yung mga natikitan na barangay ambulance po dito sa operasyon ng SAIC. Ito yung mga wala ng laman na pasyente at pauwi na sila. Noong namang meron silang pasyente na ihatid pa lang sa ospital dito sa Quezon City, ay pinayagan naman silang makalusot
At meron din tayong mga nakita ng mga ambulansya dito na dumaan na merong sakay na pasyente na hindi naman nakikita na tuloy-tuloy lang yung kanilang pagdaan dito sa EDSA busway. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Magkakaroon ng road re-blocking at road repair sa ilang bahagi ng Rojas Boulevard. Update tayo sa sitwasyon doon sa unang balita live ni Bam Alegre. Bam, good morning! Maris, good morning! Abiso sa mga motorista na lumalakbay dito sa Rojas Boulevard, lalo na bumibiyahe sa gabi. Magsasagawa ang DPWH ng mga road repair dito sa ilang bahagi ng Rojas Boulevard. Sinimulan na ang paghahanda para sa isasagawang road repair works sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Sa bahaging ito na malapit sa Libertad Pumping Station, halimbawa, nagpamorningan ng ilang manggagawa para ilatag na ang mga kailangan sa gagawing reblocking. Maliban sa mga road repairs, nakatakda rin ayusin ng DPWH NCR ang south at northbound approach ng Rojas Boulevard flyover. Tatagal ito mula bukas hanggang katapusan ng Abril. Sasailalim din sa road repair ang ilang bahagi ng northbound lanes ng Rojas Boulevard. Nakatakda ito matapos sa loob ng 150 calendar days dahil sa gabi lang ito tatrabahuin para di makadulot o makalala ng traffic lalo na pag rush hour. Kabilang sa mga gagawing repair work ang concreting, reblocking, asphalt overlay at paglagay ng thermoplastic pavements. Mari sa mga oras na ito, magkabilang lanes ng Rojas Boulevard malapit dito sa Libertad Pumping Station ay very light ang dali ng trapiko. Ito ang unang balita mula rito sa Rojas Boulevard, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Sinuspend din ang Department of Agriculture ang pag-issue ng clearance para sa pag-aangkat ng ilang isda sa bansa. Inibisigahan ngayon ng DA ang umano'y pagpupuslit ng galunggong, bonito at mackerel sa mga palengke. Maituturing daw na illegal yan kung ang importation ay para sa delata, processing o sa institutional buyers. Ayon sa DA, bumuno sila ng enforcement team para habulin at parusahan ang mga nasa likod ng illegal na pagpupuslit ng mga isda sa mga palengke. Mga taga-palengke, wala namang kasalanan yan. Sa totoo lang, ang kasalanan yan, ipapasok. At nagda-divert it. Kawawa yung maliliit sa palengke. Dahil fishing season naman ng mga small municipal at commercial from March to hanggang June yan. So, prices should be stable. Siyam ang patay at daan-daan ang sugatan kabilang ang ilang Pinoy sa magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan kahapon. Yan na raw ang pinakamalakas na lindol sa loob ng 25 taon. Papasada ng UB Express overseas. Mula sa loob ng mga kainan. Mga tahanan. Mga opisina. At mga paaralan. Ramdam na ramdam ang pagyanig ng lindol na tumama sa Taiwan na may lakas na magnitude 7.2. Ang pinakamalakas doon sa loob ng 25 taon. Ang ilang gusali tumagilid. Pero ang isang ito, tuluyan ng gumuho. Ay, Chausino! Maraming residente ang stranded. Pero dahil sa sitwasyon ng mga establishmento, nahirapan din ang pag-rescue sa kanila. Gumuho rin ang lupa mula sa bundok na ito sa Hualien County. Tila bumaba ang mga ulap sa lupa dahil sa namuong mga alikabok na bumalot sa kalsada. Sa pagtatala ng Taiwan government, siyam ang namatay. Mahigit siyam na raan ang sugatan habang 50 ang nawawala pa rin. Patuloy ang search and rescue operations sa iba't ibang bahagi ng Taiwan. Sa Taiwan, mahigit 150,000 Pilipino ang nagtatrabaho. Lahat sila ligtas batay sa monitoring ng Manila Economic and Cultural Office o MECO. Handa raw silang tulungan ng gobyerno sa anumang paraang kinakailangan, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, na nagpaabot din ang pag-iisa sa mga residente ng Taiwan. Ito ang unang balita, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 7 dam dito sa Luzon ang nakapagtala ng mababang water level sa nakalipas na 24 oras. Yan ang Gat, Ipo, Ambuklao, Bingas, San Roque, Pantabangan at Caliraya Reservoir. Ayon po yan sa PAGASA.
nananatili pa namang mataas sa 180 meters na minimum operating level ang tubig sa angat. Tumaas naman ang water level ngayong araw sa Magat Reservoir habang walang pinagbago sa Lamesa Dam. Ingat po tayo, mga kapuso. Ako po si Yanzo Pertiera. Know the weather before you go. Para mag-safe lagi, mga kapuso. Patay ang isang babae matapos barilin sa loob mismo ng kanilang bahay sa Tondo, Maynila. Ayon sa pulisya, tumakas ang gunman, sakay ng motorsiklo. May unang balita live si Jomer Apresto. Jomer! Maris, hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang babae matapos pagbabarilin sa loob ng kanyang bahay sa Tondo, Maynila. Palaisipan sa pamilya, lalo na sa ina ng biktima, kung sino raw ang gagawa nito sa kanyang anak. Kuha ito sa covered court ng Barangay 155 sa Tondo, Maynila mag-aalas 8 kagabi. Makikita ang nagtatakbuhang residente kasunod ang tatlong lalaki na may buhat-buhat na dugo ang babae. Sa pagmamadali, bumagsak pa sa sahig ang isa sa bumubuhat sa biktima. Pinagbabaril pala ang babae sa loob ng kanilang bahay at dadalhin sana sa ospital. Nagsasandok yung anak ko doon, syempre doon sa gabi doon. Bumili ng sigarilyo yun, yung bumaril. Bumili sigarilyo siya, nag-abot. Ngayon, yung anak ko, siyempre kakain na, ito yung lamesa nila dito sa tabing pinto. Ayun, niratratan na. Hindi bababa sa 10 basyo ng bala ang nakita sa crime scene. Sabi ng nanay ng biktima, wala namang nakakaaway o nakakaalita ng kanyang anak. Sa dami ng tinamong tama, hindi na umabot ng buhay ang biktima sa ospital. Napakabait ng anak ko. Walang ginagawa sa inyong masama, kahit kanino. Sa barangay namin, walang record yan. Walang masamang record para ganunin. Baka nagkamali lang kayo ng pinatay. Lumalabas sa pauna nilang investigasyon na umangkas ito sa isang motorsiklo at tumakas papunta na Abansantos Avenue. Patuloy ang backtracking ng pulisya sa gunman. Alam hindi ng motoridad ang motibo sa pamamaslang. Samantalang Maris, sa ngayon ay hawak na ng MPD homicide ang kaso at nakatakdang isa ilalim sa autopsy ang bangkay ng biktima. Live mula dito sa Maynila, ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Naresto na ang isa sa mga akusado sa pagpatay sa CEO ng isang pharmaceutical company noong 2022. May unang balita si James Agustin. Sa bisa ng warrant of arrest, inaresto ng mga operatiba ng Novaliches Police Station ang 35-anyos na lalaki sa Barangay San Bartolome, Quezon City. Yan ay para sa kasong kidnapping with murder, with ransom. Ayon sa polisya, ang inaresong lalaki isa sa mga akusado sa pagpatay sa CEO ng isang pharmaceutical company noong 2022. Ito kasi naresto natin sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng branch 83 ng Tanawan City, Batangas. Yun nga, may nakapag-tip na yung tao andito sa area natin. Kaya nakuha natin. Itinuturing ng Novaliches Police na una sa most wanted list persons nilang naarestong lalaki. No comment na lang po. Sa court ko na lang po sasagutin yung mga tanong na yan. Pero alam niyo po na may warrant of arrest natin sa'yo? Yes po. Hindi naman po kayo nagtago. No comment po. Nakapag-return of warrant na ang pulisya sa korte at naghihintay na lang sila ng commitment order para mailipat ang naareso sa Batangas. Lumabas sa imbisigasyon noon ng PNP Anti-Kidnapping Group na may kikitain ng biktimang si Eduardo Tolosa sa Tagaytay noong July 19, 2022. Sa parehong araw, inutusan daw ni Tolosa ang isang opisyal ng kumpanya na maghanda ng katumbas sa mahigit sa 5 milyong pisong cash at 2 mamahaling relo. Ang sasakyan ng biktima sunog na namatagpuan sa Pampanga. Natagpuan naman ang kanyang sunog na bangkay sa Santo Tomas, Batangas. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Sa bisa ng warrant of arrest, hinuli ang isang most wanted sa Eastern Visayas dahil sa patong-patong na kaso ng rape. Ang lalaking aminado sa krimen, iginiit na hindi siya nagtago, kundi nagtrabaho lang. May unang balita si Jomer Apresto. Hindi na nakapalag ang lalaking ito nang arestuhin ng mga tauhan ng MPD Special Mayor's Reaction Team sa Paco, Maynila. Ang lalaki, wanted sa Eastern Visayas dahil daw sa patong-patong na kasong statutory rape.
ang biktima, anak ng kanyang live-in partner. She's a minor. Nung last year, around August to November, 5 counts yung statutory rape na kinasa sa kanya ng live-in partner niya during that time sa Leyte. Hindi raw nakapagsumbong ang biktima dahil sa bantang papatayin umano silang mag-ina. Pero isang araw noong Nobyembre, mismo ang nanay daw ng biktima ang nakita sa ginagawa ng lalaki, kaya agad siyang nagsampa ng reklamo. Nagtago na siya dito sa Manila kasi na-complaint na siya. Tapos nagtago na siya dito, nag-construction worker na lang po siya dito sa Manila. Natunto ng akusado dahil sa pakikipag-ugnayan ng Police Regional Office 8 at MPD, aminado ang lalaki sa kanyang ginawa pero hindi raw siya nagtago. Hindi ako nagtago, nagtrabaho lang ako. Nagsisisi ho. Hingi ako ng tawad sa kanya. Lasing lang po ako. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. The long wait is finally over. Shawls, eto na dahil nagbabalik na si Shiny Leader Onu para sa bagong chapter ng kanyang career. Kinumpirma yan sa isang IG post ng bago niyang agency na Griffin Entertainment. Si Onu o Lee Jin Ki in real life ang unang artist ng newly established agency. Masaya rin ibinalita ng K-pop superstar sa social media ang pagsisimula ng kanyang solo career. June 2023 na mag-hiatus si Onu dahil sa health issues. Kahit hindi siya nag-renew ng kontrata sa dating agency sa SM Entertainment. Tuloy pa rin ang activities niya kasama ang grupong Shiny. Todo support naman ang fans at looking forward na rin sa new projects ni Onu bilang solo artist. Bigong makapasok sa 2024 Paris Olympics si Tokyo Olympic gold medalist at Pinay weightlifter na si Aidelin Diaz. Hindi nakamit ni Diaz ang kailangang puntos sa 59 kilogram weightlifting category sa qualification rounds ng 2024 IWF World Cup. Dagdag naman sa listahan ng pambato ng Pilipinas para sa Paris Olympics ang Pinay weightlifter na si Elrin Ando. Pinataob ni Ando si Diaz sa parehong weight category. Si Ando na ay kasyam na Pilipino na lalaban para sa Paris Olympics. Traffic here tayo as of 7:16 on a Thursday morning. Nako, yung EDSA Orense po, tulad na nakikita ninyo dito sa aking sa ating big screen. Eh, napakabigat po na yung daloy ng traffic ko. Lalo na yung nasa gawing kanan. Ito ho yung mga southbound patungong Makati Central Business District at farther south, patungong Pasay, South Luzon Expressway, etc. Yan ho, halos hindi gumagalaw. Actually, hindi talaga gumagalaw. Medyo standstill ang daloy ng traffic ko dyan sa southbound. Yung opposite lane, medyo may nakikita rin po tayong pagbabagal sa mga oras na ito. Yan po yung northbound naman, pa Quezon City. Ito nasa gawing kaliwa. Samantala, sa ibang bahagi naman ng EDSA, ayan, sa EDSA Kamuning tayo. Tignan po natin ang... Parang malabo yung camera natin. Pero ito pong nasa gawing kanan, yan po yung southbound. Ba, strangely, medyo maluwag ngayon ang southbound natin, yung nasa kanan. Yung nasa kaliwa po, maluwag din. Yan naman po yung papuntang Monumento. Lipat naman tayo, EDSA Quezon Avenue flyover. Ayan, uy, napaka-traffic din po. Nung, yung nasa gawing kaliwa ho ng big screen natin, yan yung mga direksyon papuntang Quiapo. May traffic light din po kasi dyan. Papunta naman Quezon Memorial Circle, yung nasa gawing kanan. Mahaba na rin po ang pila, makapalang volume ng mga sasakyan. Yung nasa underpass naman po, eh, moving naman on both directions ang dali ng traffic ko sa mga oras na ito. Ang side tip naman mula sa Department of Transportation para sa mga gumagamit ng Class 1 at Class 2 bike lane sa mga kalsada. Maaari lamang pong gumamit yan yung mga non-motorized, walang motor, walang makina na mga light vehicles tulad ng bike, e-scooter, e-tricycle o e-trike at electric unicycle. Bawal pong gumamit dyan yung mga nasabing bike lanes, yung mga motorsiklo. Iwas po kayo sa mga bike lanes. Siyempre, yung mga kotse, bawal dyan. Traditional at modern jeep, bawal din. Bus at truck. Baka puso, ingat kayo sa biyahe ninyo ngayong Webes ng umaga. Pero magdulot ng pananakit ng mata, batok at likod ang babad sa paggamit ng computer at cellphone. May mga paraan para maiwasan yan. Alamin sa unang balita ni Katrina Son.
8 hanggang 9 na oras nakaupo sa harap ng computer si Dan Reyes. Pagkatapos magtrabaho, naglalaro naman siya ng computer games. Sa tagal ng pagkakaupo sa harap ng screen, sumasakit ang kanyang mata, ulo at likod. Sumasakit yung balakang. Pag may pagkakataon, tumatayo raw siya at nagsistretching. Ang admin assistant naman na si Jeneline Luna, 9 na oras nakaharap sa computer. Pag medyo matagal-tagal na yung pagkaupo, masakit na yung likod, mga kamay. Maging ang ilang gamer, ganito rin ang iniinda. Titigil ko lang po yung paglalaro kasi masakit na po yung ulo. Pinilot-hilot ko na lang po. Pinaka-reason talaga ba ito nag-stop is parang laging gabi-gabi sumasakit yung ulo ko. Sa likod, kakalaro. Ang mga laging nakatutok ang mata sa computer o cellphone, karaniwang nakakaramdam ng pananakit ng mata, batok at likuran. Napaka-importante po ng proper table or proper desk ergonomics. Ang gusto sana natin, lagi kayo sanang nakatingin ng padiretso. Kung kinakailangan mong gamitin siya ng tuloy, mabuti na to stretch out, stand up, go around the table, go around the desk. Sabi naman ng isa pang eksperto, pwede ring magka dry eye syndrome, computer eye syndrome o eye strain. Maaari ring lumabo ang paningin at maging madalas ang pagsakit ng ulo. Dapat conscious tayo doon sa time na nakaharap tayo sa computer. Meron kami tinatawag na 20-20-20 rule. Maximum amount of time dapat na nakaharap tayo sa gadget is 20 minutes. After 20 minutes, we have to look 20 feet away for 20 seconds before we go back to the computer. Kapag nagpahinga sa paggamit ng computer, iwasang gumamit ng gadget. Makakabuti raw kung ipapahinga ang mata ng 3 beses kada oras. At kapag may nararamdaman, magpatingin agad sa doktor. Ito ang unang balita. Katrina Son, para sa GMA Integrated News. Naharap sa reklamong slight at serious illegal detention ang ilang empleyado ng isang pribadong ospital sa Valenzuela matapos hindi palabasin umano ang kaanak ng ilan nilang pasyente. Kwento ng isa sa mga nagre-reklamo na si Rochelle, pinayagan naman ang ospital na mailabas ang labi ng kanyang asawa pero hindi raw siya pinapaalis dahil hindi pa bayad ang kanilang hospital bill. Nakatakas lang daw siya gamit ang gate sa likod ng ospital makalipas ang 3 araw. Sabi naman ni John, isa pang nagre-reklamo, ipinauwi na rin ang bangkay ng kanyang asawa kapalit na may iwan sa ospital ang kanyang kapatid. Hinarang pa raw ang kanyang kapatid na lalabas sana para bumili ng pagkain. Dinala rin siya sa opisina ng safety officer kung saan nanatili siya roon ng 4 oras. Sabi ng lokal na pamahalaan, bukod sa naisang panang reklamo, may isa pang posibleng nilabag ang mga tauhan ng ospital. Hiningan pa ng pera bago po tanggapin sa emergency room. So yun pa lang is a violation of Republic Act 10932 or ang Anti-Hospital Deposit Law. Naintindihan ko po na negosyante sila. Kaya ho, meron naman tayong mga measures tulad po ng ibang private hospital wherein ang cadaver hindi rin ni-release. Ang death certificate hindi rin ni-release. Pero nagugulat ako, tao ang hindi rin ni-release. Buhay na tao. Naghain naman na ng counter-affidavit ang mga taga-ospital na sinampahan ng reklamo. Anila walang illegal detention dahil wala naman daw elemento ng pagkakakulong o pagkandado. Itinanggi rin nilang pinigilang lumabas sa gusali ng ospital ang nagre-reklamo. Base sa batas, bawal ang pagkulong ng mga ospital sa mga pasyenteng hindi makakabayad ng bill. Kung mapatunayang may sala ang ospital, may multa itong 50,000 pesos o makukulong naman ang hospital staff ng hanggang 6 na buwan. Para kay Valenzuela Mayor Wes Gatchalian, kulang pa ito kaya bubuo raw sila ng ordinansa na mas matindi ang parusa. Binungkahi ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Lorenzo Larigadon na isama sa charter change ang pag-amenda sa ilang political provisions. At batay sa ipinadalang sulat ni Gadon sa Kamara at Senado, sinusulong niya ang palawigin hanggang 6 na taon ang termino ng local officials. Kasama niya ng mga congressman, governor, vice governor, board member, mayor, vice mayor at councilor. Yan ay para hindi raw masayang ang pondong ginagamit sa eleksyon kada 3 taon. Sa 2028 national elections niya ito, iminumungkahi na ipatupad.
Iminungkahi rin ni Gadon na manatili ang term limit para sa mga pangulo, vice-presidente at mga senador. Sagot naman dito ni Senate Minority Floor Leader Coco Pimentel, dapat pagtuunan ng pansin ni Gadon ang pagsugpo sa kahirapan. Tugon ni Gadon kay Pimentel, ang iminungkahi niya ay makatutulong para makatipid at ilaan na lang daw ang pondo na para sa eleksyon sa mga proyekto na pangontra kahirapan. Ayon naman kay Senador Nancy Binay, hindi kasama sa Resolution of Both Houses 6 o RBH 6 ang pagbabago sa political provisions ng konstitusyon. Actually, pero laking ginawa kapag nakapag-swimming ka. Ay, ang sarap maglangoy-langoy. Kita nyo naman, ito yung bakas niya. Yan, oh, look at that. Siyempre, sa outing, masarap yung may alon pa habang lumalangoy. Okay din yan. Alon ba ang gusto mo? Achieve yan kahit nasa pool. Wait, look at this. Ano? Look at this. How? Oy! Gadget! Ayun, oh, ang lakas ng alon dyan sa giant wave ball. Sama naman kami sa outing nyo. Jen, go! Tara na dito! Let's go! Sa likod ko, di ba? Kasi super enjoy naman si Vincent, si Anjay dito sa ating wave pool na may wave ball. At ang wave ball natin dito, mga kapuso, pinapagana ito using a machine. Kaya nakapag-create yung wave ball natin ng wave dito sa ating pool. At ito na nga si Vince. Kanina ba siya nagtatry na itong wave ball natin? At ngayon, ila-level 3 natin siya. Titignan natin kung kaya ni Vince. Kaya-kaya ko! Ayun naman pala, oh, kaya-kaya nga ni Vince. Kaya ayan na, medyo nagsistart na siya. Mga kapuso, pag nandyan po kayo sa loob ng ating wave pool, kailangan medyo ingat tayo, ah, kasi gumagalaw yung ating bola at medyo lumilibot siya dito sa ating pool. Medyo matigas kasi yung ating wave ball, eh. Kaya pag tinamaan tayo, medyo masakit. Kaya ingat-ingat din tayo. Anjay, oh, ingat ka lang dyan, Anjay, ah. Ito yung challenge, eh. Yung nasa baba ng wave ball, eh. Nako, level 3, pero parang easy-easy talaga kay Vince, ha? Kamusta, Vince? Okay, nag-enjoy ako! Kaya mo bang itaas ang isang kamay? Kaya ko! Ngayon, dalawa ko! Ay! Grabe naman, ang galing naman yan, no? O, di ba? Mga kapuso, ayan, syempre, hindi papatalo si Anjay natin. Kaya naman, Anjay, ikaw nang sasabak dyan ngayon. Mga kapuso, itong ating wave ball ay galing pang Belgium. Alam nyo ba yon? Kaya naman, syempre, kung gusto nyo ma-experience, nako, try nyo na talaga. Ibang experience din siya, eh. And itong pool natin ay 5 to 6 feet naman siya. Kaya naman, hindi siya pwede sa ibang mga kids. Pero, of course, meron din tayong iba-ibang pools dito na pwede para sa mga kids natin. Naku, ayan, malapit na si Vince. Pero ito, habang umaakyat si Anjay, makikita po natin na meron siyang kailangang tungtungan na stairs para maakyat yung ating wave ball. Ayan, Vince! Ito, makasama na natin si Vince ngayon. Kamusta yung experience natin? Grabe, ang hirap pala. Pag titingnan mo sa malayo, para ang baba. Pero pag nakasakay ka, ang taas pala nung ano, nung... Oo! Tapos alam mo, parang nasa rides ka na naramdaman mo yung ano dito, pag bumababa. Ayun na pala si Anjay! Ito na pala! Wala! Oh. Ayun no! Oh! Naglaro pa ang mga bang! Okay, Anjay! Nagsisimula na ako! Okay, level 1 pa lang yan, ha? Level 1! Okay, level 1, parang easy-easy, parang si... No hands! Oh, level 2 naman! Okay, pati niya ng level 2 na yan. Wow, ang yabang naman po talaga nitong si Anjay. Bola na, para kay Anjay! Okay,
Okay, level 2 na po ito. Oh, level 3 naman daw, sabi level ni Angie. Level 3 naman. Oh, kasi parang wala lang kay Angie. Parang chill na chill lang siya. Mahirap mag-balance, ha? Ayun na. Grabe, ina, inis na sabi ko! Ina! No, sorry! Kamusta, masakit pa sa chat, Angie? Medyo kailangan natin i-balance, bro. Medyo mahirap siya kasi umaatras eh. Kailangan natin i-balance. At tanong ko, mabilis lang bang bitawan? Kasi syempre dapat nakahawak ka, di ba? Ba't naman? Kaya? O nakakatakot ba? Medyo nakakatakot talaga kasi hindi mo kontrolado yung pag-bounce ng ball eh. Oo, parang ang tutumba dyan eh. Pag napinitawan mo naman. Saka ang taas mo dito. Saka parang yung katawan mo dapat nag-wave-wave talaga eh. Kailangan mo din talaga sabayan yung wave. Oo. Wave na wave din yung katawan mo eh. Katulad ng wave ball na may wave-wave. Kailangan yung katawan mo din mag-wave-wave din. Oo, di ba? Woo! Ay, grabe! Kamusta? Nakakahilo ba? Hindi, masaya siya. Actually, pag nandito ka na sa taas, kita mo na lahat, oh. Kita mo na lahat. Pero feeling ko, Vince, malamig na ka taas. Oo, malamig din. Actually, isa din yun. Nakakaginaw pag nagbabounce kasi yung hangin. Oo, oh. Ito parang nanginginig na si Angie eh. Oo eh. Lamig. Kamusta naman dyan? Okay ka pa? Okay ka di pa, naman nakakahilo. Medyo na, walang hilo na mararamdaman. Medyo nakakapagod dahil sa balance. Pero kayang-kaya mo naman siya kontrolin. Yung grip ng kamay, kamusta? Yung grip ng kamay, okay na okay, Jensel. Basta hawakan mo lang, hindi ka malalaglag dito. Okay, ayan naman o. Oh. Nako si Vince parang gusto na namang mag-swimming. At samahan si Angie. Pero ayun lang, ang suggestion ko mga kapuso, pag pupunta kayo dito, mag-enjoy lang kayo. And at the same time, ayun, sana may mga kasama tayong mas matatanda. And meron din naman tayong mga guards na kasama dito na tutulong sa atin pag gusto natin mag-try ng ating wave ball. Ayan ako, bumaba na si Angie. Parang ako excited na din akong i-try. Kinakabahan ba ako o excited? Hindi ko na din alam kung ano yung mararamdaman ko. Pero si Vince, eto, itatry ulit. Ganyan kabilis lang. So, mga kapuso, pagbababa kayo dito sa ating wave ball, ang preferably patalikod. Kasi pagpaharap, pwedeng mauntog yung ulo nyo dito. O kaya, pwede kayong tungtong tapos saka kayo tatalo ng malayo-layo. Kasi nga, mahirap or medyo delikado pagka tumama tayo dito sa ating bola. Pero eto, ganyan yung way ng pag-akyat natin sa ating wave ball. Ito naman, makakasama na naman natin si Angie na may sunburn pa talaga. Kamusta naman? Pero masaya yung experience ng wave ball, Jensel. Lalo na pagka nararamdaman mo nagbabounce ka na. Oo. Grabe, ang sarap sa feeling, lalo na pag nandun ka na sa taas. Kinabahan ka ba nung umpisa habang umaakyat? Kasi nung medyo mahirap na umaakyat ka ng ladder eh. Oo. Tapos pagkaakyat mo pa dun, kailangan mo pang tumalon para mahawakan mo yung grip. Kailangan balance talaga. Oo, kahit kasing takat ni Angie, no? Kailangan kasi yung effort mo para makasakay ka pa lang dun sa bola. Tama. Ayan, o. Tingnan mo. Ano? Kamusta dyan? Ito, Hanzo? Ito, hindi ko level 2 eh. Oo. Eh, pero yung sa hawak mo nga, kasi inisip ko parang kailangan medyo malakas din yung inyong braso eh. Makakahawakan mo siya. Kasi mamaya pag nabitawan mo, totoo. Isang factor nga rin talaga dyan, Jensel, kailangan malakas din yung kapit mo. Kasi syempre, pagka hindi mahigpit ang kapit mo, malalaglag ka, di ba? Mahuhulog ka. Pero feeling ko sa sobrang takot, ayan na, level 3 na! Ayan na, level 3! Habang tumataas yung level, pag natatakot ka, masihigpit yung kapit eh. Feeling tama. Ko, ako yan ha. Hindi na kaya ng no hands pagka ganyan, no? Pinapanood ko pa lang kayo, alam mo ba, kinakabahan na ako. Parang kailangan mo nang i-try. Parang ayoko na. Oo. Ayan, no? Kamusta dyan, Vince? Okay na okay! Ayan na, mahirap ayan na po. Ayan na, okay na atras na. Ayun nga, oo. Ang higpit medyo na ng kape. Oo, parang umaatras yung bola natin. Tsaka yung bola natin gumagalaw at umiikot din talaga dito sa ating wave pool. Tama. Alam mo, Jensel, isa pang medyo challenging para sa akin is kung ikaw yung nasa baba ng ball. Kasi syempre, yung tubig, umaangat, gumababa, nadadala ka eh. Alam mo, parang mahirap din mag-swimming dito nang walang salbabida, no? Totoo. Mahirap talaga. Kaya importante ang salbabida. Ayan. Kung
makikita natin mga kapuso, nag-e-enjoy din yung mga mayroong mga salbabida doon, no? Kasi kasama din talaga sila sa wave. Tama, mararamdaman mo talaga. Excited na akong matry yan. Ako kaya naman, abangan nyo yan mamaya kapuso dito sa... Unang Hirit! Vince, ano? Alam mo, napawisan na ako. Bakit ganon? Parang nag-e-enjoy lang. Babad na babad kayong tatlo dyan. In fairness. At saka kaya-kaya naman ng mga boys natin dyan. Enjoy, guys. Balikan natin sila mamaya. Eh, wala, ito naman tayo. Akala ko mga laruan o manika lang ang pwedeng gawing puppet, Miss Suzy. Well, not anymore. What? Uh-huh. Patingin. Ang cute! Tao yun na! Amazing, ha? Yan nga ang gimmick na ginagawa ng magician and puppeteer na si Philip Uy, a.k.a. Kuya Philip. Siya po ang boss sa likod ng human puppet. Kaya kasama natin siya ngayong umaga. Good morning, Kuya Philip! Good morning! Dito po kayo sa gitna. Ayan, Kuya Philip! Hello po, Ma'am Susie. Nako, welcome sa Unang Hirit. Nako, Kuya Philip, almost 15 years ka ng puppeteer at ngayon pati tao nakokontrol mo na. Same lang ba to sa puppet na manika? Yes po, halos hindi po naglalayo. Oo. Opo. Ang kaibahan lang, nasa tao. Opo, sinusuot siya na kulay balat siya sa tao. Game naman yung mga tao. Ay, yes po. Talagang tuwang-tuwa po sila. At pure entertainment naman talaga ang hatid nitong puppet na to. Mga kapuso, ito. First time kong gagawin. Ngayong araw, susubukan ko maging isang puppet. Ako naman pala ang gagawin. Go! Exciting yan, Kaloy. Ayan, tatalikod lang po siya dahil... Pagharap naman niya, isa na po siyang ganap na puppet. At si Kuya Philip na ang magkakaroon, ng chance para kontrolin itong si Kaloy. Ano kaya ang mga lalabas sa bibig ni Kaloy the puppet? Ito na, alamin na natin yan. Yung, ayun, so may setup ko. Siyempre, naglalagay din sila ng usual face mask natin kasi kung kunwari, ginagamit din ng ibang tao yung puppet mask. Ayan, para may konting safety naman sila. So, nilagay mo na yan ni Kaloy, tapos nilagay yung mask na puppet. At ihaharap na siya ni Kuya Philip. Ah! Ay, parang bagay sa akin. At saka high cheekbones ka, in fair. Ayan. O, tingnan niya. Ano kayang sasabihin ni Kaloy the puppet? Bakit ganyan yung mukha? Ayan, go ahead, Kuya Philip. Okay, sir. Ano pong gusto niyong sabihin? Ah, ang sasabihin ko, ganito ah. Nasaan na yung kaibigan kong si Anja? Kasalanan na to. Tignan mo, hindi ako nakakain kanina ng burger. Ikaw kasi, talaga. Tignan na itsura ko, Anja. Ay, nako talaga! Okay, sir. Ang balita ko ay sa puppeteer ako. Ano po ang talent nyo? Ano? Talent? Kung sa talent lang, marami akong talent. Katulad po ng ano? Nako, kumain! Mahilig akong kumain, Ate Susie. Nahilig akong kumain. Eh, ano pa po? Nako, mahilig akong nanood ng TV! Aba, TV ang usapan. Anong TV po? Aba, siyempre, lalayo na ako sa Unang Hirit. Yeah! Nakakatawa, di ba? Nakakatawa, asaya-saya. Tsaka ano pa po? Aba, siyempre, nagaling akong sumayaw. Oh, ha? Yan na! Sumasayaw kayo? Aba, siyempre, kaya kong sumayaw. Direct music nga dyan. Ayan na. Ayan na, huwag nyo nang ulitin to, ha? Tignan yung ginawa nyo sa akin. Bailame como na. Si fuera la última vez. Eto na. Eto na. Natatangan nyo na. Ayan. 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 Ang saya-saya. Ang saya-saya. Ay, nako. Duhay na to. Ay, nako. Duhay na to. Ano ba yan? Nako talaga naman. Ay, Ate Susie. Ate Susie, dagay mo si itsura ko, Ate Susie. Aray ko. Ay, nako, kuyang dilim. Ay, nako, Ate Susie. Yes. Ngayon lang gumati yung puppet dun sa puppeteer. Nananakit na eh. Nananakit na buse. Ay, kasi naman, biglaan kasi ito eh. Ang saya sobra. Pero ang galing din kapag kunwari yung nakuha mo pala na puppet or tao, magaling din siya umarte kasi pati yung hand movement at sumayaw. Yes po. Hapong-hapong nga eh. Opo. Pagod na ako. Tsaka sir. Pakawalan.
wala na. Good job naman, syempre, sa ating human puppet. Palakpakan naman natin si Kaloy na napagod. Kamusta experience as a human puppet? Nakakasalita ka ba? Oh, man, okay naman, pero okay. medyo may nakaharang sa bibig ko. I wonder what it is. Hopefully na rin ka, pero masaya ang sarap ng experience. Kasi, diba? Pero medyo ano pala, no, pag may nagko-control sa yung iba, wala kang choice kundi sumunod. Correct. Ako rin, gusto ko tayo control. Ay, sorry! Sige po, Ma'am Susie, itry niyo po. Basta, yan, pipisin niyo lang. Basta, ito lang pang pisipang bukasara. Hindi, buti na lang wala na akong galit kay Kaloy. Ito. Hello, sa inyo dyan. Oh, wow, eto galing. Tapos na ang fire prevention man. Pero parang sunod pa rin yung mukha ko. Kakulay ka na! Yeah. Si Ate Susie! Bumagay! Maraming salamat po na nanonood niyo sa amin sa unang hearing! O saya! O sayo pa daw! Sasaya! Go! Yes! Ang saya nila, pero pagod na pagod. Uy, grabe yung pagod. Uy, tubig pa, ano pa, bakit. Maraming salamat, syempre, sa pag-entertain sa amin. Kaloy, and of course, Kuya Philip! Thank you! Maraming salamat po. Nakaiba to, ah. Thank you po. Sobrang kakaiba. Igan! Kuya Philip, ha? Pumis ka doon kasi. Beat the hit. Bukas ulit, Kaloy, ha? Hit the jackpot! Okay, gusto nyo na ba i-reveal ang ating mystery hot item? Gusto nyo na rin ba? Ivan, siya na ang bahala dyan. Hit the jackpot na. Ito na. Pakibuga mo na yan. Ito na. Oh, yan. Mabubuga na yan. Okay, higup na. Tingnan nyo na at sabay tawag sa numero 02898-11923. 02898-11923. Uy, hot na hot yan. 5,000 pesos ang naghihintay sa inyo, kaya hit the jackpot na! O, tapos na ako dyan. And we're back! And we're back! Nangangasim na ako sa dami ng mangga na nandito sa harapan natin, Kaloy! Tingnan mo naman! I know! At sinamahan pa na sing kamas, Team Hinog o Team... Ay, ako hilaw, kama Miss Susie. Mangga ba? Ako. Ito. Ayan, mangga. Shaira! Naku, si Shaira nag-leave today pero isa pang mangga yan eh. Yes, super. Ako siguro Team Hilaw. Team Hilaw. Uh-oh. Ako Team Hilaw din. Ano pa man yan, masarap talaga ang mangga kapag tag-init. Lalo na at season niya ngayon. Ay, naku, yes. Sandamakmak. Tapos ang sasamahan nyo pa ng bago. Ang bakit hindi pala ito mangga ito? Hindi pa kasi ito. Ako nag-breakfast kaya hindi muna ako dumiretso sa mangga. Pero iniisip mo pa lang, syempre natatakam ka na, di ba? At may trending foodie pie nga sa Quiapo na binabalik-balikan sa gimmick nito sa mangga. Uy. Let's watch this! Sige, kami habang kakain muna kami ulit dito. Mapaasim man o matamis, certified all-time favorite ang mangga ng mga Pinoy. At dahil trending at in-season ang Mighty Mango na yan, tara at get ready ng mga sim! Matatagpuan sa Quiapo, Maynila, ang pinipilahan na Shake Shake Mangoong ng pamilya ni Jovi. Kung dati, best enjoyed ang manggang hilaw ng nakatusok sa stick, bahin ninyo ang mango specialty ni na Jovi na nasa baso with stick, hashtag very aesthetic. Sa halagang 50 pesos, maaari nang ma-enjoy ang kanilang fresh mangoes na pwedeng isaw-saw sa kanilang homemade special bagoong o kaya naman ay salt and chili. Ayon kay Jovi, ang kanilang dinarayong bagoong ang unang negosyo ng kanyang ama na si Tatay June sa Quiapo. At ano pa nga ba ang masarap na kapartner ng bagoong kundi ang mangga? Ang konsepto ng Shake Shake Mangoong, popular sa bansang Thailand at ngayon ay nauuso na rin dito sa Pilipinas. Sa isang baso, nilalagay ang mga hiniwang mangga, pinupuno ng bagoong, at sineshake. Dahil sa kanilang paandar na mangoong business, umaabot ng 100 kilo ng manggang kalabaw ang kanilang nauubos kada araw. Kung hanap mo pa ay ibang fruity food trip, pwede rin matikman ang kanilang bayabas at singkamas in a cup sa halagang 50 pesos lang. Bukas ang Shake Shake Mangoong business ni na Jovi mula alauna ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Nakakatakam, di ba?
Kaya for more yummy food finds, tumutok lang dito sa Unang Hilid. Angasin kami. Oo nga. Pero eto na, tayo sa exciting part. Tikman na natin yan. Pero bago yan, syempre, gawin muna natin itong manggoong. Ayun ang susubukan natin. Let me... I'll be quick. Dito muna ako sa singkamas. May singkamas version or option naman kasi. Para doon sa mga breakfast. Eto nga. So itong mangga ay nilagyan nila on topping. So eto nga ay nilagay natin dito. May ito yung sample. Pero syempre gusto natin dagdagan pa yung bagoong. Let's come with us. Let's so nilalagay. Ito meron na akong bagoong sa akin eh. Tapos yun, meron siyang takip. Ganun lang, katulad din nung nakita ninyo sa video kanina. Na Suzy, eto lang, dito champurado. Hindi. Itong bowl ng bagoong. Grabe yung champurado. Lalagyan ako, dadagdagan ko pa yung sa akin. Feeling ko kulang pa yung akin eh. Baka pwede mag-request ng extra. Yun oh! Ako there! Dyan. Ready to eat, fresh from Quiapo po ito. Pinadala nila ang mangga, singkamas. Nasa yung singkamas ko? At syempre, hindi mawawala ang espesyal na homemade bagoong. Pinakita nga sa inyo ni Kaloy na sila po mismo ang nagluluto. Meron din silang asin chili. Ito yung bet ko. Paborito ni Miss Suzy. Ito yung bet. Look at this! Yum! Uy, ito na yung nakahalo ko. Nakashake-shake na siya. So, diretsong papak na agad ito. Oo, ako naman dito sa singkamas version. Oh, good! Asim, no? Singkamas, the best? Singkamas, sobrang okay dyan kasi maraming tubig ang singkamas, di ba? So dahil mainit yung panahon ngayon, magandang snack siya. Pero syempre may fiber, ganyan. Keep you hydrated too, yan. Mm-hmm. Perfect, para sa masasarap laging food trip, we got you! Kaya lagi lang abangan yan sa... UH Foodie Finds! And we're not yet done. But wait, there's more. Mm-hmm. Ituloy pa natin ang food trip, mga kapuso. Giant burger naman tayo, which we kanina tinikman na natin. Protina naman. May natira pa kasi ang laki-laki naman, Suzy. Talaga ba? Sulit na sulit ang higanting burger na pinadala ni Chef JR today. Ayun, tamang-tama sa UH Barkada. Ang laki! Eh si Chef JR kaya busog na sa laki ng mga burger dyan. Hi, Chef! Oh. Si Chef solo lang eh. Kami hati-hati. Hi, Ma'am Suzy! Hi, Kaloy! Eh kung yung inyong food find eh talaga namang winner at saka pride ng Quiapo yan. Yung ating food adventure naman this morning dito eh pride naman ng Sikatuna Village dahil nga para dun sa may mga lalaking appetite eh sagot namin kayo with the Megaton Burger nga na ginawa natin kanina, inassemble, pinakita namin sa inyo kung paano nila inoorasan tsaka inaassemble at niluluto yung isang kilong burger patty lang naman. So yung ating Megaton Burger, which is 12 inches, eh yun nga, $1,375 yung presyo. So, sulit na sulit to for at least 8 persons. Actually, yung kaninang tinira namin, eh, mga 12 kaming kumain nun. So, sulit na sulit talaga sa presyo. At saka ito yung talaga may share namin based on our experience kanina. Talagang kahit sobrang laki niya, eh hindi naman na-compromise yung flavor at saka yung texture nung talagang burger na nakasanayan natin. And kung medyo mas malaki sa inyo yung 12 inches, meron naman tayo nung 9 inches nila, which is 750 pesos lang. So ito yung size niyan, good for 4 to 6 persons yan, I would say. Kaya pa nga actually hanggang 8 eh. Tapos meron din tayo dito ng mga iba pa nilang ino-offer, yung mga typical burgers na kilala natin. Ayan, yun yung may mushroom and cheese. And meron din tayo, mukhang triple decker ito. Ayan o. Oh. Ako personally, parang ito yung mas trip ko yung susunod eh. Ito yung may egg. For some whatever weird reason, fan ako ng burger na may, lalo na kung poached egg yan, pag yung hinihiwa mo siyang ganun, yung mag-ooze yung yolk, burger heaven, that's for me. And yun nga, bukod dun sa mga burgers na meron sila dito, ang dami pang options. Kung ano man yung appetite ninyo, kung anong trip ninyo, anong cravings ninyo for that day, eh may steaks tayo dito, may ribs, at well, tayo dito. Burger heaven muna tayo dito. Tsaka marami pa nga tayong may mga milkshakes din dito silang gigantic din. Sulit na sulit. Perfect na perfect. Food finds, food adventure. Siyempre, tuloy-tuloy lang yan. Dito sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit.
mananatili tayong tagapagtanggol laban sa mga fake news. Lagi akong naniniwala na ang katotohanan ay hindi dapat nakokompromiso. Huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Kasi kung mahalaga yung isang bagay, maghahanap ka ng paraan kahit mahirap. Wala nang masasaya pa pag nagkita namin sa pamamagitan ng inilabas naming kwento na nagkaroon ng pagbabago. I did Lolong and then ngayon Black Rider. Hindi mo kailangan magkaroon ng superpowers as long as nakakatulong ka sa tao, nakakapagbigay ka ng inspirasyon, hero ka na. Sobrang napaproud ako sa pelikula ng Public Affairs kasi gumawa siya ng kasaysayan. And you feel you are responsible for the stories that you tell and therefore you should tell them well in the best way. Yun ang tatak Public Affairs. Very tempting. Parang ang daling sumabay sa agos ng kung ano ang sikat, kung ano ang viral. Para sa akin, mas malaking issue natin na mag-stick sa mga issues na talagang kailangan malaman ng ating sambayanan. GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Mas malaking mission ko, yung ihatid yung tamang balita. Pag sinasabi nilang showbiz, chismis. Excuse me, ang hinahatid namin totoong balita based on facts. Pak na pak. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. So, na-curious po ako kasi sabi nyo, di ba, nagsimula yun dun sa tinatawag natin emptiness. Di ba, parang okay na yung mga anak nyo. Di ba, parang yes. Anong gagawin ko? Sa inyo po, ang unique sa inyo, di ba, hindi common, ay, sige, maglo-law ako. Law is one of the hardest studies to do. And the bar exam is one of the hardest exams one can take in their lives. So, di ba, pwede naman po kayong sabi nyo nga, mag-aral ng leisurely, di ba, magbasa ng mga, ng leisurely as well. So, paano nyo po naisipan, sige, kakaririn ko to, kahit mahirap? Kung kasi nung, Doc Anna, nung sabi ko kasi, nung nalaman po yung kursong yan, sabi kasi ng kaibigan, ma'am, mag-aral ka ng law. Nag-aaral na ako ng law, sabi niya. Pero siyempre, bata yun. Sabi ko, oo nga. Kaysa naglalaro ako araw-araw, mag-aral na lang ako ng law, sabi ko. And I have to do it at the shortest possible time kasi late na nga ako. So, kung lalaruin po pa yung pag-aaral ko, it will take me 6 years to 8 years at hindi ko pa matetake one yung bar, it will take another 10 years. What's the use na being a lawyer at such age na 70 na ako? It would be too late na. So, ginawa ko ang lahat ng paraan from day one hanggang ako ay nag-take ng bar para ako ay tatapusin ko lang yung law school ko ng 4 years and then take one sa bar. Ginawa ko lahat-lahat. Pati yung pag-pray ng sagad-sagad sa Diyos sa huling minute ng aking exam. Ginawa ko yun para ako ay magiging abogado. So, I did not waste any time. Pero siyempre, I have obligation, social obligation pa rin to do with. Alright guys, shout out sa mga solid UH fans natin dyan. O sa mga naka-on pa rin ng TV, hello po. At syempre, salamat sa pagtutok as always. At kahit wala na sa bahay, pwede pa rin kayo maging updated dahil mapapanood na nga rin tayo sa GMA Public Affairs YouTube channel. Eto, ang dami ng mga comments. Andrew, basa na tayo dyan. Ito na, marami-rami ito, Miss Susie. Pero ito na nga, nagsabi, good morning UH Barkada, watching from Willy Wonka as Timothy Chalamet. Hello! Ang pogi mo! Ang pogi mo! Ito naman, UH, okay. Good morning, UH Barkada. Okay. Public Affairs, whole world. Wow! Grabe yun. Yun, eto, tingnan natin. Yun. Thank God, nakagreet ako sa unang hirit sa taganood nito. Yan, galing naman yan kay Ched Iliada. Good morning sa iyo, Ched. Ang daming ko-comment ni Susie. No, mga kapuso, patuloy po ang pagko-comment. At kita nyo naman, sinabi ko lang na mag-type kayo ng suswerte. Naku,
talagang sinuwerte na kayo. At kanina, may nagka-instant 1,000 pesos na po. Ito pa, maghanap pa tayo ng siswerte sa mga nag-comment kanina. Yes. I-manifest nyo ulit. Ang swerte, i-type nyo na po yan. At baka kayo na po manalo ng 1,000 pesos. Let's do it! Ano? Dalawa yung mananalo ng 1,000 pesos. Sige, pili tayo dito. Ito parang swerte. Itong pangalan. No? Ganda ng pangalan. Sige ba? Susi. Ito na. Si Miss Ruby Barshal. Nawala. Nasaan na siya? Ayun. Ayun, Miss Ruby Barshal, good morning. Unang hit, siswerte na ako from Tacloban City. God bless to your show. Congrats po sa inyo. Nanalo po kayo ng 1,000 pesos. Miss Suzy, pwede na po kayo na isa pa natin. O yun, isa pa. Eto naman. Eto, kay... Batiin natin si Alan Celestino sa swerte. Nako, ngayong araw, Alan, tama. Siswertein ka nga. Meron kang 1,000 pesos para sa'yo. Alan Celestino. Ayan na mga kapuso. Instant 1,000 pesos po para sa'yo. 1,000? Wow. Kasi isa, dalawa sila. Yes, 1,000. Message nyo po. Hintayin nyo po ano yung message ko sa email mo. At kayo na gusto ko yung ikaw yung mag-email sa kanila. Ako mismo. Diba? From Andrew yes. Persiera. Hindi lang dito po sa live stream may papremyo. Dahil kapag solid din kayo sa TV, may pa-instant cash din po kami. Kaya always, tutok lang po dito sa Unang Hirit. Ganun kadali manalo. Oh, may 1,000 ka na. Comment ka lang. Congratulations sa mga nanalo nating mga kapuso na nakatutok sa Unang Hirit sa GMA Public Affairs YouTube account. Ito, summertime is swimming time, kaya wala nang nasasayang na oras syempre. Kaya nga tuloy-tuloy ang pag-enjoy ng ating funliners sa pool na may higanteng bola na nakakagawa ng waves. Balikan na natin sina Jenzel, Angie at Vince. Hi guys! Huwag kayo masyadong mag-enjoy without me. Good morning! Good morning! At nandito pa nga rin kami sa Valenzuela at kitang-kita nyo naman. Ine-enjoy na ni Jenzel yung wave pool. Kamusta ka dyan? Ano ka ba sa Jenzel? Bakit parang atlakas ka siya, no? Hindi, kayang-kaya mo, Jenzel. Kaya-kaya, no hands ka, Jenzel! No hands! Ayan! Pero masaya ang experience, oh, di ba, Vince? Ikaw, Jenny, ba experience mo nung nasa baba ka? Yun, doon ako nahirapan, pare. Kasi, syempre, umaakyat, bumababa yung bola, nagkikreate ng wave, syempre, dadalin kayo. At ayan, for more summer adventures, tumutok lang sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, Unang Hirit! Jenzel Noel! Bye-bye! Ganun braso ko nung nagpapalo-palo pa. Mga igan, may nakako ng ating hot item of the day. Congratulations kay Carol Yugas ng Pasig City. Nakuha niya ating hot item na... Pakita mo na yan. Nagkape siya, nagkape. Direct di ko makita. Ah, kape. Kape. Kape at balita. Congratulations po, nanalo ka ng 5,000 pesos, igan. Wow. Congrats. Salamat po sa pakikitambay, mga igan. Kita-kita ulit tayo bukas sa Pambansang Morning Show kung saan lagi una ka sa Unang Hirit! Bye-bye! Happy birthday! Happy Thursday!